Ayan, good. Ano ba? Good afternoon pa. Ayan. Good afternoon, guys. Ayan, anim, pito. Ayan, anim na po ang ating attendees ngayon. Kamusta po ang inyong matagal na, actually matagal po tayo hindi nagkita, no? Months, 2 months, no? 2 months. Ayan. So, naririnig po ba ako ng ating anim na attendees? Please chat sa chat box po natin. Sir Gideon, kamusta po? Ayan, medyo matagal na tayong hindi nagkikita. Ayan, hopefully ma-approve yung request natin para makapag-meet and greet naman ang ating mga boys. Ayan, so invite lang po kayo, no? So 6 o'clock pa naman po yung start natin. So I hope you guys can hear me. Can you please tell me kung naririnig niyo po ba ako? Hello? Ayan, chat lang po kayo. Chat lang kung naririnig niyo po ako. Okay? Ayan, may nakarinig na yata. A Q&A agad. Okay, Sir Gideon, thank you. Ayan. So at least naririnig naman tayo. So invite lang po kayo actually yung pag-uusapan natin ngayon dun sa mga bago, no, will be very interesting. Again, para po dun sa bagong opportunity na meron tayong maririnig tonight. Okay? Ayan. So, sige po, invite lang po kayo. So, we'll just wait. So, Ma'am Felma, hello po. Kumusta? Ayan. So, kaya po ako nagbabanggit ng mga names, no, mga familiar names kasi matagal na po silang uma-attend at patuloy po silang uma-attend. Bakit? Kasi gusto po nilang ma-remind yung sarili nila about the business at about this forex trading na pag-uusapan natin ngayon. Sino po yung bago? I mean, lagi ko po itong tinatanong, no, before I start. Bago as in super new sa forex trading, or pwede na rin sabihin natin may alam na pero bago po sa ating Zoom meeting ngayon. Okay? Ayan, andyan na po si Ma'am Katrina. Hello ma'am, good afternoon, almost good evening na. Ayan po si ang ating magandang account manager. Ayan, si Ma'am Hans, si Sir Hans is bago po, as in bago po Sir Hans sa forex trading or bago po sa Zoom meeting natin? Ayan, chat lang po kayo. Ayan, so invite lang po kayo, no? So we're expecting po at least na marami pong umattend tonight para po ano, marami naman, both. Okay, first time in forex trading and first time in attending sa Zoom meeting ng Tickmill. Ayan, so guys, mga questions ninyo regarding sa account registration, sa legalities ng company, which is Tickmill, i-discuss po natin yan latter part, no? Kasi yung registration natin, mas madali po yung aralin. And pwede rin po namin kayong i-join or isali dun sa ating GC wherein lahat po ng mga bagong nag-attend or mga participants po ng webinar natin, sinasali po namin sa GC or sa group chat wherein nakakapagtanong po sila both about forex trading, about signals or signals. Pag sinabing signals, ito po yung mga dapat na i-trade or iti-trade ninyo. No, again, trade at your own risk po tayo parate, no? And then registration naman po, ganun din po. Marami pong tutulong sa inyo dun sa ating group chat. Napaka-helpful po ng ating mga kasama doon. Ayan. Okay, invite lang po kayo para 6 o'clock pa naman tayo. Normally po we start at 6:05. Okay, so yun po. Okay. Okay, so ayan, 10 na tayo. So meron po kami naging seminar yesterday, no, sa Cavite. So I hope na yung mga naka-attend yesterday, sabi nila attend sila ngayon. So we're really hoping na umattend sila. Ayan, good evening po Sir Joshua. Ayan. So si Sir Sir Alfeus Velez is also new sa ating meeting tonight. So I'm hoping po na may matutunan tayo ngayon. Ayan, good evening din po sa inyo. Ayan, sino po ang taga Manila? Meron bang mga taga Manila dito?
Sister Alvin, hello po. Ayan, pumapasok na yung ating mga ano, all-time favorites. Hindi po yung mga ano natin. Bulacan po si Sir Joshua. Ayan, good evening Sir Alvin. Si Sir Alvin taga ano to eh? Taga Dagupan, Pangasinan. Tama ba ako? Ayan, si Ma'am Velma, Bulacan. Am I correct, Ma'am Velma? Ayan, Sir Christian Veloso, welcome po. Ayan, si Ma'am Jane Zosa. Natutuwa ako pag meron talagang babae na nag-a-attend sa webinar natin and they are really interested. Ayan, tama. Si Sir Joshua is Bulacan. Alfeus is CDO. Wow, CDO. Actually, we're planning to have a webinar doon sa Cavite na daw si Sir Alvin. We are planning to have a webinar sa... No, not webinar. It's a seminar. Seminar para po sa CDO. Ayan. Si Ma'am Jane naman sa Davao City. Looking forward po to go to Davao as well. Medyo ano po ha, let's give time to Ma'am Kat na ayusin yung kanyang video and audio. So, please bear with her. No? Kasi medyo baka po... Natagal naming hindi ginamit yung Zoom namin, eh hindi na po gumana. Okay, so sige po. Intay lang po natin. So marami man naman pong mga attend pa, so let's just wait for them. So meron pong Davao, that's good to know. Sumandang North, puro Mindanao yun eh, CDO at saka Mindanao. CDO and Davao. So si Sir Alvin is in Cavite, I was in Cavite yesterday. Sayang, hindi ka nakapunta, Sir Alvin. Ayan. And si Ma'am Velma. Bulacan ka rin ba, Ma'am Velma? I forgot, no? So, basta alam ko sa Women's Day may Malabon at saka Bulacan. Ayan. So, hintayin lang po natin. So, si Sir Salvador Balgan, ayan. I would like to congratulate him kasama po siya sa ating winners nung sa ating demo account contest. Ayan. Nasa Batangas naman daw si Sir Alvin kahapon. Talagang hindi magtagpo. Anyway, parati naman pong present dyan si Sir Alvin. Kasi ganoon din po, matagal na rin po siyang umaattend. Ano? Matagal na siyang umaattend yet he's still trying to attend po. The only reason is also he's trying to teach his son and at the same time inviting people to join and to share the opportunity. Ayan, makasama sa lakad. Opo, Sir Alvin, looking forward po sa ating sa susunod po na meeting. Ayan. Ayan, there's really something wrong dun sa video ni Sir ni Ma'am Kat. So, hindi ko po maintindihan. Nagmumukha siyang Okay, restart ka na lang muna Kat para makita natin. Ayan, hope may mga umattend daw sa mga in-invite niya. Well, looking forward to that, Sir Alvin. No worries. Pag hindi po ngayon maka-attend, we have 7 days po, no? 2 days of beginners, which is today and on Wednesday. And then 5, 6, 7, which is Wednesday, Thursday, Friday. Meron po tayong webinar. Sorry po, I know sa Christian faith po, alam po natin na Thursday and Friday is Holy Week and Monday, Thursday and Good Friday, which is dapat po tayo ay nangingiling, kumbaga sa Tagalog daw. Ayan. Dapat po tayo ay mga nagpe-pray or what. Nagkataon po kasi na hindi po tumitigil ang forex market. Ibig sabihin, merong isang malaking event wherein dun po nagkakaroon ng malaking galaw ang market, especially ang US. Ayan. So, we apologize, pero of course, we would like to invite you as well pa rin on Friday, same time. So, we will have a speaker po para doon sa ating advanced training. Okay? So sige po, invite lang po kayo and 6:05 po tayo mag-start. Ano? I really hope guys you could attend. Okay? So sige po. Yung mga later, no, pagka meron po ako mga tanong, ayan, sagot lang po kayo kasi nagbibigay po ako ng points and then at the end of the webinar, meron po tayo kasi 7 sabi ko, no, 7 na anong tawag dito? Webinars meron tayo. Doon sa 7 na 'yon, pagka kahit 6 po, mga 6 po kayo na what do you call this?
6 na attendance po, magkakaroon po kayo ng certificate from TICMIL. Legit certificate po yan, ano? And at the same time, those who got highest points po sa ating webinar or during the webinar, you will get corporate giveaways po from TICMIL. Ayan. So, sagot lang po kayo, at least top two highest pointer po sa ating mga question and answer. Actually, it's not question and answer. Minsan, ano lang talaga, out of the blue, biglang may sasagot. So, we're giving them something, no? At least po. Pampagana naman. Oh, di ba? Ayan. So, sige po. Invite lang po kayo, no? Si Sir Kenneth De Leon. Parang familiar ang pangalan. Ayan, Maria Katrina Bardahe. Ayan. Welcome po sa inyo. Medyo yung mga bago po kasi nakikita ko. Kasi, of course, si Ma'am Ira Lazaro. Ayan. Ma'am Ira, alam ko parang bago siya, no? Ma'am Ira, matagal na po ba tayo may alam sa Forex trading or bago pa lang po? First time po bang umattend ng TICMIL webinar or bago lang din po? No, so at least ma-recognize natin sila, si Christian Veloso, ayan, si Hartley Balambao, ayan. Bago lang din po si Ma'am Ira, si Ma'am Hartley Balambao. Ayan, bago din po ba siya? Taga saan po? Ayan, para at least alam natin kung hanggang saan na si Sir Chris Veloso from Cebu. Ayan. Looking forward po ako. Good evening po, Sir Reggie. Ayan, Sir Reggie, kamusta? Alam nyo guys, gusto ko pong malaman kung saan kayo. At least marinig nyo po. Maging interested po kayo magkaroon ng seminar sa lugar ninyo. Just let me know as long as meron po tayong ma-invite. At least 20 heads lang po. Wala namang problema. So we will go there and then we create a seminar. At least one day seminar, pwede po natin makausap yung mga invites ninyo. So yun po, message nyo lang po ako. Yan po ang email address ko. Kung anong nakalagay dun sa Zoom natin, rosalie.s@ticmil.com. Okay? So we are 24 as of 6:03 p.m. Ayan. So ano lang po kayo ha? Invite lang po. Huwag po kayo magsawang mag-invite. I hope na maayos na ang video ni Ma'am Kat. Parang hindi pa din. Pero better than earlier. Mas okay na ba yan, ma'am? Kasi okay na siya. Ayan, from Calamba, Laguna. Lolita Zara, good evening everyone. Ma'am, if you don't mind, po, nag-send po kayo ng link po. But unfortunately what? Wait lang, basahin ko siya. Unfortunately, di ko po na-open yung last week of February and the whole month of March. Okay, so siguro po, Ma'am Lolita, this is the right time for you to attend. Ayan. At least naka-attend na po kayo, Ma'am Lolita. I'm so sorry for what happened, but at least you were able to attend tonight. Ayan, si Steph Kasunuran. Steph is Stephanie po ba to or Stephen? So, kung male, ayan. Si Sir Duke, good afternoon po. Ayan, good evening na tayo ngayon, but still good morning sa business, sabi nga nila. Okay? Ayan. So, kung saan po kayo, si Sir Duke, taga saan po yan? Guys, okay lang ha. Medyo naghihintay pa tayo ng attendees natin. Please bear with me para at least before we start, kahit pa paano madami na rin tayo nag-start. Sayang naman po kung hindi nila mapapakinggan yung ating buong webinar. Ayan. Si Sir Napoleon Dulay. Parang familiar na si Sir Napoleon kung nakaka-attend na ba siya before. No? From Baguio. Ay, si Sir Duke from Baguio. We went there last year. Ayan. Ayan si Sir Napoleon. Dati na po siyang uma-attend. When I saw that a different meeting ID was sent, ito po yung luckily na na-open ko. Ayan naman. Sabi ko nga sa'yo, Ma'am Lolita, it's always ano. Hindi po yan accident. Lagi pong may purpose. So talagang hindi kayo para doon last time. Para ngayon po kayo maka-attend. Ayan. So siguro, actually I'm expecting more attendees tonight, this holy week or this holidays. It's because may mga holidays na, syempre libre na kayo umattend, no? But then again, si Sir Eusebio, taga Marikina daw po siya. Malapit lang po. Second time attendee, pero ready na po mag-start ng Forex career sa inyo. Wow, thank you very much, Sir Eusebio. Ano bang apelido ni Sir Eusebio? Wait nga. Albert III Abaca. Ayan. Hindi, mali. Eusebio Albert Abaca III. Ayan. That's how we pronounce it. Tama.
So yun. Thank you po dun sa mga dati nang umattend at ngayon ay patuloy na umaattend. I'm very, very happy because you stay with us and at the same time staying with us. Ayan. So ngayon po, siguro we better start na 6:05 para ano, para at least ma-discuss natin ng mas maaga, no. I will also give instructions sa mga susunod na meetings kasi meron tayong mas shortened na webinar. Bakit? Meron po kasi tayong kasabay ng mga taga-Europe nagagamit ng Zoom ID natin. So, pasensya po kung mapuputol yung ating mga discussions. But for tonight, matatapos naman po natin ng maayos ang ating webinar na hindi tayo nagmamadali. So, we could also entertain questions. Okay? But for now, wanted to learn and later to join and invest. Thanks. Opo, actually, this is not an investment business, but it's not an investment per se, but a business wherein you will learn how to manage your own business. Okay, we're here to guide you and we're here to what? Support you kung meron po kayong kailangan, especially for Tikmil or account concern. Ayan. So, okay, so, and one more thing, guys, dun sa mga bago, no, we always, ito po siguro yung possible na kaibahan po ng Tikmil. We always start with a prayer before we start the webinar and we also end with a prayer para po sa ating webinar. Ayan. Sir Georgie, good evening. Ayan. Akala ko absent ka tonight. Anyway, sige, Ma'am Kat, sige po, please lead the prayer po for tonight. Thank you. Nakamute ka, Kat. Nakamute ka. Yes. Hello, good evening to each and everyone. So I would like to start the prayer for today's webinar. In the name of the Father, the Son, and Holy Spirit, Amen. Heavenly Father, we come to you today asking for your guidance, wisdom, and support as we begin this meeting. Help us to engage in meaningful discussion. Allow us to grow closer as a group of nurture the bonds of community. Open our minds so that we may receive your eternal vision. Open your spirit so we may know your leading and guidance. And open our hearts so that we may receive your wonderful love. We all thank this in your glorious name, Jesus. Amen. Amen. Ayan. Thank you very much, Ma'am God, for that wonderful prayer. So guys, we need to start. Na? No? Okay, are you ready? So please, open up po yung eyes and ears and mind. And then, kung meron po tayong mga distractions, no, as much as possible, we lessen po that. But before that, magpapakilala po ako dun sa mga hindi pa po nakakakilala. Ako po si Rosalie Santaana or Sally na lang po ang itawag nyo sa akin para mas madali pong matandaan. Anyway, basta mas madali pong matandaan para sa akin ang Sally. Ayan, ako na nagbibigay. So, I've been into this business, just to give you an information, almost 10 years na po. And I started, of course, as a beginner just like you. Pero you know what? You are blessed kasi before wala pong mga webinars available. As in, umaattend po ako ng Makati. Nakakauwi po ako ng alauna ng gabi. It's because from Rizal po ako, no? So para lang po maka-attend, ganun po yung tsagang ginawa namin. And sa awa po ng Diyos, 20 kami nag-start way back 2016. Baka sabi nyo 2016 and 10 years na sabi nyo. Hindi. I heard Forex Trading 2012 and then talaga nag-jump in ako. Aral-aral lang muna but I started trading 2016. Ayan. Para at least baka mamaya sabihin mali yung math ni Ma'am Sally. Ayan. So from there, 20 po kami nag-start nag-aral. Sa awa ng Diyos ako lang po ang natira. So from there, nag-start po ako sa beginner of course. Naging IB, introducer broker, naging signal provider, naging fan manager and God's grace po sa country manager po ng isang broker located in UK and in Europe. Okay, so ngayon po, because of that experience, andito po ako ngayon sa inyong harapan para mag-discuss about forex trading. So guys, mag-start lang muna ako, business forum lang muna tayo, no, before I go straight to forex trading. Okay, baka kasi bigla may dumating, akala ko ba forex trading pinag-uusapan, bakit iba naman? I just want to have you guys, ano, open up your mind muna. Mindsetting muna tayo. Okay? What is happening and bakit nagkakaroon? Bakit merong forex trading or ano yung forex trading later? Okay? So allow me to share my screen. Ayan.
Tapos ako po ay magko-close ng screen ano para po mas mabilis yung ating video. Ayan, katulad niyan. Nakikita na po yung screen? Yes, ma'am. Okay. All right. So ako naman po ay magko-close ng screen ngayon, no? Para mabilis po yung ating discussion for tonight. Ayan. So Business Forum, of course, 2020, actually 22 pa nakalagay, no? Halatang hindi binago. 2023 na tayo. So, pag narinig nyo guys ang salitang entrepreneurship, ano ba ang ibig sabihin ng entrepreneurship? Anyone? Ayan, nagtatanong ako. Reminder, pag nagtanong ako, my points. Ayan, sabi ni Ma'am Claire, business daw. Alam mo si Ma'am Claire, medyo ano to eh. Lagi itong nangunguna eh. Lagi na yung nananalo ng mga points sa point system namin. Okay, 5, 3, kung meron pang susunod, 1. Ayan, Ma'am Kat, you know the drill. So yung first 3 po will get 5 points, 3 points, and 1 point. Tama. Pag sinabing entrepreneurship, it is a business. Always na nag-i-incur ng profits. So yun po ang ibig sabihin ng entrepreneurship. Sabi nga, it's opportunities and challenges for inclusive of growth at the same time. Okay? So yun po, simpleng-simpleng entrepreneurship. Okay? So, after po, gusto ko pong bigyan kayo ng idea. So, bakit hindi po nagkakaroon ng magandang kinabukasan, sabihin natin, or hindi po masyadong namumulat yung ating mga anak or ang kabataan or ang generation natin sa maayos na pamumuhay or paanong mag-manage ng finances. Bakit? Ito po yung mga reasons. 1 to 10 po yan. Ano? So yung number 1, 74.7% po belongs to lower class. Yung family na earning below 328,000 per year. Actually, mataas pa nga ito. Kasi magkano na ba ang ating minimum wage ngayon? 500, 600? Computin nyo sa 30 days, magkano yon? Or 26 days lang kasi may non-working day? So, ilan yon? Di ba napakaliit na percentage? Imagine, maliit ang percentage ng pera, pero ang laki ng percentage na nasa lower class. So, paano natin to ma-alleviate? Paano natin malalampasan yung ganitong klaseng lower class na meron sa Philippines. Pero sad to say, antagal na na ganito yung status natin. Second, 25% of Filipino people, yun lang ang financially literate. Anong ibig sabihin ng financial literate? Alam nila kung paano i-manage yung pera na i-apply nila yung tinuro sa kanila. Pero bakit sa atin hindi nangyayari yun? Simple, wala kasi talagang nagtuturo at walang nag-a-apply. So imagine 25%, so 75% hindi marunong. That's why we're having webinars, we're having financial literacy programs, especially sa mga students, not only because it's a subject requirement, but it's also needed in your everyday lives, sabi nga nila. Okay? Then 89% of Filipino youth rely so much on their parents. Financial knowledge at the same time, not only that, even talagang financial na pera talaga. Bakit? Kasi it's part of our culture, guys. Aminin na natin, kultura ng Pilipino ang umasa sa pamilya, sa parents. Anong tawag doon? Close family ties. I'm not against any of that. However, whatever is too much, it's bad. Okay? Iba po, try to find some other ways and means to add a press. Tama po, si Ma'am Lolita. Kailangan try to find other ways. Side hustle, sabi nga, dun sa discussion namin kahapon. Hindi na employment ang kailangan natin. Hindi lang self-employment, actually. Side hustle na yung kailangan natin. Wherein, may income tayo at the same time. No? Number 4, 5% or less than 5% lang ng isang pamilya ang may savings. Ilan ba may savings sa inyo? O sige, wag na kayo magtaas ng kamay. Baka magalit pa kayo sa akin. But anyway guys, why? Simple. Hindi kasi naituro. So it runs through generations, through generations. Kapag hindi nag-ipon, ako nga, as honestly, nung bata pa ako, wala akong ipon. Parang sa tindahan lang napupunta lahat. So when you grow, ano, at least high school, college, naiintindihan mo na, nag-iipon ka minsan dahil may lakad kayo ng barkada. Nag-iipon ka kasi meron kang kailangan bilhin. At the end of the day, it's not a savings. You're just saving money para sa bibilin mo. Sa needs mo ba to or sa wants mo? So depende rin ano, sa magiging status nung magiging goal mo para dun sa money. But definitely sa savings, wala po. No? It's just ano bang tinatawag doon? Yung everyday na pagkain mo, yun lang, isang kahig, isang tuka, bilin mo, bakainin mo, then ubus na. No? Ganun yung nangyayari sa atin, which is sad. Which is very sad.
Okay? Then 84% of Filipinos are not financially prepared. Ito na, sinasabi ko na, yung mga medical costs natin. Oh, 84%, guys, napakalaking percentage niyan. Kaya yung iba, paano? Pagka nagkasakit, utang dito, utang doon. Diba? Kasi wala silang ready na money for that. It doesn't mean, guys, that you're preparing to be sick. No, it's not that. It just so happened that you have something na pwede mong kunin in case of emergency purposes. Okay? Then number 6, below 3% yung penetration lang po ng insurance. Actually ngayon medyo lumalaki na, no. Marami na po ang nag-i-invest sa insurance, and at the same time may mga micro insurance na rin po na pumapasok. Andiyan po yung Cebuana, Palawan, yung mga ganun po, yung mga maliit na mga money changer at saka yung mga ano tawag doon, ano bang tawag sa kanila? Yung mga nag-aano sila ng mga alahas nila. Ano man tawag ulit doon? Nawawala sa isip ko. But anyway, sila po yung mga nagbibigay ng ano, ng mga, ayun, pawn shop, sorry. Nagbibigay po sila ng micro insurance. Guys, maliit man yun, but still, you know, nakakatulong. Kung baga, awareness lang naman talaga lahat, guys. Eh. If you know how to save your money or if you know how to use your money wisely, you will invest into different opportunities or different na source of income na pwede nyong investments na pwede nyong pagkuhanan ng source of income. Okay, ito pa isa, guys. 1% or less than 1% ang total population ng Pilipinas na may alam or nag-i-invest sa stock trading or sa stock market. Sinong merong stocks dito? Meron ba? Meron po bang mga sumugal na sa stock market? Okay, si Ma'am Claire meron sa stocks. Ayan, Ma'am Claire, kamusta? Mataas ba ang interest natin dyan? Si Sir Renante meron din. Kamusta, Sir Renante? Are you earning good so far? Oh, at least meron po sa attendees natin na nag-stocks ngayon. Pero you will learn the difference between forex and stock market later on, no? Sa discussions po natin. Okay? Then number 8, 3,600 per month na average SSS pension. Guys, ano yung 3,600? Sa inflation pa lang naubos na siya. Maintenance pa lang ng ating mga senior citizen, wala na yan. So, paano mo masasabi or paano mo ma-encourage, no, na mag-invest ka lang or sa SSS lang. So dahil nga yung iba, sabi nga po nung isang speaker namin kahapon, OFW kasi siya. Sinasabi raw ng father niya before, actually papunta na tayo doon eh. Sinasabi ng father niya before, pag nag-OE ang pera wala sa Pilipinas, nasa labas ng bansa. Well, hindi ko naman po i-contest yung sinasabi niya. It so happened lang na ang pagiging OFW yung ginawa nilang means or way para magkaroon ng magandang income. So OFW po siya. Siya na rin nagsabi na wala siyang naipon. Nagkasakit pa sila, nagka-COVID pa siya, naubos yung pera niya. No? So, pero good thing, kasi ang sinasabi natin, hindi ko po nilalahat, 8 out of 10 OFW sabi, have no, si Ma'am Bernard. Sir Bernard, ayan. Si Sir Bernard. Si Sir Cortintation. Actually, lagi po yan early bird sa amin. So, there's something wrong. Anyway, okay lang, Sir Bernard. You're forgiven. Ayan, 8 out of 10 OFWs. Marami sigurong OFWs na nakikinig sa atin ngayon or umaten sa atin ngayon. Ayan, sabi ni Sir Ian, actually si Sir Ian J. Perminola yung nag-share kahapon, no? I just give you an idea. Siya po yung nag-share at nagsabi na pera is nasa ibang bansa. Siya po yung nagsabi ng father niya. But again, nagkasakit siya, naubos yung pera nila, but he found out about forex trading and he is earning, ayaw niya pong pasabi, but he is earning big. Okay? So hindi biro yung ginawa niyang or yung challenges actually na experience niya. Siguro if we will have time later, I will let you speak, Sir Ian. Please prepare yourself if we still have time para para mabuti po yung ating tawag dito, yung o ma-explain mabuti. Okay?
Ayan. So ito yung guys, isa itong pinaka actually dito po talaga ako masama ang loob, no? Sa number 10. Why? 90 billion pesos, guys. Estimated amount yan na nai-scam sa Philippines in the last 10 years. Guys, sino nang na-scam dito? Okay, guilty na. Guilty as charged. Ako po, na-scam ako. Dahil ilang beses, once a victim of a big scam through a relative. Actually, guys, ganito yan eh. Pag may nag-invite sa inyo, too good to be true kagad. If they give you a fixed percentage, please, please, stay away from them. Bakit? The more they give you fixed interest, the more it's not true. Okay? So, believe me guys, wala pong nagbibigay ng interest na guaranteed, especially when it comes to financial market. Okay? 11,800 daw ang na-scam kay Ma'am Gemma. Actually, it doesn't matter what's the price or what's the amount eh. Ako, malaki yung na-scam sa akin. It's really, it really changed my lifestyle during that time. But again, move on tayo. And ang akin lang is, that's why we do this kind of webinars, yung financial literacy program natin, kinakalat po natin yan, just to give awareness po sa mga tao na hindi ma-scam. Guys, kasi ang bilis nating maniwala pag may pera nang naka-involve. Pag ibig sabihin, malaki na kagad yung return. Ay, kaysa naman sa ilagay mo sa banko nga naman, di ba? Pero guys, if someone offered you at least, oh, sige, invest ka sa akin 5%. 5% kasi ito yung pinagdadala natin ng pera, ito po yung nangyayari ng pera, go ahead. Kasi ini-explain sa inyo ano yung nangyayari, saan dinadala, hindi yung blind kayo na ibibigay nyo lang yung pera nyo and then that's it, goodbye. Hindi po ganun, ano. So please lang, we encourage you guys to study, learn the business first, kahit saan po kayo pumunta. Don't invest your money into something that you don't know. Okay? So, hindi po ako ganun katanda na when it comes to ganyang advice, no? But again, based on my experiences, na napakarami ko nang na-scam, ilang beses na akong na-scam, siguro enough na yon. That's so too much, sabi nga nila, too much tuition fee na ibinayad ko just to learn forex trading. Alright? So again, this is a reminder. This particular slide is hindi po sa akin galing, ano? Galing po yan sa Finance MD. Check nyo lang po itong logo na yan. Hanapin nyo, andyan po yan. So itong information na binibigay ko sa inyo, it's not from me. Okay? So sabi nga, how to find the right extra income for you at this time when people are losing jobs? Okay? Actually, pandemic kasi during that time eh. So, of course, financial components such as budgeting, investing, tinuturo pa kasi yan, borrowing, taxation, personal financial management. Alright? So, move forward po tayo. Okay, so ito yung issues guys. Alam ko, alam na natin lahat ng nangyaring pandemic, but at least give you an information, no? Na nung March 2021, that was 2 years ago, no, ang unemployment natin is 8.8%. Napakalaki po niyan, 4.2 million Filipinos ang unemployed. Guys, unemployed meaning ito na yung mga 18 years old and above. Okay? So doon 4.2 million. So paano na mangyayari sa family natin or sa isang family kung wala talagang trabaho? Then pinakamataas pa niyan, actually umabot pa ng mas mataas ito eh. 17.7% na yung highest record natin na unemployment rate. So guys, kung unemployed ka, tapos meron ka namang ibang dapat na magagawa or gagawin or merong ibang way to have an other source of income, why you should be involved or be part of this 4.2 million Filipinos or 17.7%. So pagka ganun, ikaw na may kasalanan. That's why we are giving this kind of free webinar para po ma-equip ka ng knowledge and at the same time maka-experience po tayo ng wherein hindi po kayo nagsasayang ng oras, hindi po kayo nagsasayang ng load ninyo. It's because you are earning from it. Sabi nga, something that you owned that is not earning but yet you are paying something for it, that's a liability. But if you turn your laptop or your phone into something that you are earning, that's already an asset. O, di ba? Ganun po yun. Isang property, hindi po yan bahay or lupa, kahit po something na valuable sa inyo. Basta kumikita kayo ng pera using your phone, it's already an asset. Okay? So, isa pang reason, interest rate, guys.
Tumataas ang interest rate. Sabi nga kahapon ng speaker namin, si Sir Ian, ayan, binabanggit ko ulit yung pangalan niya, no? Kasi pagka po nag-print na, kasi ang ginagawa po ng US ngayon, to give you an idea, print lang sila ng print ng money. No, sa Federal Reserve yan ang ginagawa nila. So dahil print lang sila ng print ng money, tumataas ngayon ang interest rates. So hindi po nakakahabol yung ibang mga business owners natin. So ano nangyayari? Kapatid po niyan ang inflation. Ito na. So dahil po sa inflation, na kahit nasa banko lang yung pera nyo, because of inflation, tumataas lahat ng bilihin, lumiliit yung value ng pera ninyo. Actually guys, I was really shocked yesterday. Kasi ang alam kong interest ng banko on a per year basis or per annum was 2.63%. I was shocked yesterday. Nasabi nila 0.33 something na lang daw. No, I was really shocked kasi hindi ko in-expect na ganun nakalaki ang inflation na pumasok sa atin after pandemic. So kung hindi kayo gagalaw or hindi tayo kikilos, what will happen? Diba? So then sabi ko nga, that's why we're giving this kind of program or this webinar, para at least ma-equip po tayo not only ng experience natin on a daily basis, but at least ng knowledge and another information para wherein baka po pwede nyo pong subukan at pwede nyo pong matutunan kung yun ang pag-aaralan natin. Pandemic is there na. Okay? Andiyan na yung pandemic, yung results na lang at yung impact na nangyari sa atin, yun yung ini-experience natin ngayon. Regardless of what is going on sa buong market po, no, sa buong mundo, yung mga countries, no, kanya-kanya nagjo-join forces po sila against one country, which is US. So in that case, medyo chaos po yan, no. Ayoko na mag-discuss ng malalim pagdating dito, so later on siguro or dun sa advanced training natin. All right, so move on. I just want to give you an idea what's the difference between savings account and investment. So of course, savings, pag sinabing savings, ito is a very, very simple explanation. It's a pile of money that you put aside for a rainy day, katulad ng sabi ko kanina. And it usually does not generate a lot of profit. In other words, savings is like a very passive form of investment. Basta tabi mo lang siya kahit saan mo ilagay. Bote, or sa alkansya, or doon sa dingding. May kakilala ako, politician siya, sa pader daw ng munisipyo. Ayan. Bahala na kayo kung sino iniisip niyo. Anyway, yun daw. Okay, daw. And then, has a very low degree of risk except force majeure. Pag may nangyari lang calamity, tapos tinamaan, or nagka-problema, tsaka lang naman nagkakaroon ng risk. But very low yan, kasi very seldom yung pagkakaroon ng force majeure when it comes to affecting your savings, no? And then of course, when it comes to security, mas secure yung savings and safe at the same time. All right, then compare naman natin siya sa investment. Ayan nga, it does not need proactive management kasi tatabi mo lang naman siya, diba? Tatabi mo lang naman yung money mo, and that's already savings. Okay, and then compared sa investment, anong meron sa investment? Of course, it is the opposite of savings. It's where you deploy your funds actively for a higher rate of profits. Okay? Again, may risk yan, ha? Ayan na, sinabi ko na. Carry a higher degree of risk. Okay? That's investment. So that's why, before you invest your money, guys, make sure na alam mo yung pasikot-sikot or alam mo left and right what is going to happen. Alright? Then, of course, needs proactive management. And sabi nga po ni Warren Buffett, sabi niya, never depend on single income, make investment to create a second source. Then when it comes to spending, if you buy things you don't need soon, you will have to sell things you need. Example, especially mga babae, bili ng kung ano-ano, damit, sapatos, hindi naman kayang isuot ng sabay-sabay, no? And at the end of the day, time will come, you need some more funds para sa business mo, ibibenta mo ang alin, yung mas valuable. Kasi hindi mo naman pwedeng ibenta ng mas mahal yung damit, yung sapatos. Pero ang kaya mong ibenta ng mas mahal, laptop, cellphone, which you need sa business mo. So that's what he meant by that. And then on savings, do not save what is left after saving, after spending. But instead, spend what is left after saving. So malinaw naman po, mag-save ka muna and then the rest, tsaka mo lang siya pwedeng spend. Or yun lang yung magiging lifestyle mo for the rest of the month. Alright, on taking risks, never test the depth of river with both feet. Test the waters tayo parate.
Okay? So, wag masyado pagka medyo nakita nyo stable yung investment, tsaka lang po magdadagdag. Pero yung biglaan, we don't encourage that. Especially kung bago pa lang po kayo nag-i-invest. Alright? Do not put all your eggs in one basket. Alam naman na po natin yan. Mga streams of ano po, opportunities pwede. Okay? Then of course, honesty is a very expensive gift. Do not expect it from cheap people. Again, mag-i-invest kayo. Guys, sabi nga nila, dun sa mga kamag-anak mo, walang maniniwala sa'yo. But yung ibang tao pa na hindi mo kakilala, sila pa yung maniniwala sa'yo because they saw the efforts, they saw the results. Yun lang naman yun. Pagdating sa kamag-anak, inggit na yan. Okay? So, move on tayo. Alright. So, ano ba yung business trends na meron tayo ngayon? Actually, matagal na tong ano na to, during pandemic pa, marami na. So, ano bang meron tayong business? O, sige, yung online selling. Marami ba? May nag-online selling ba tayo dito? Sa team natin ngayon? Online business? Ayan, si Sir Christian. Ayan, nag-online selling. Nagba-vlog. O, ayan. Sino nagba-vlog? Mga estudyante, nagba-vlog ngayon. And I know that they're earning kapag malaki na yung mataas yung followers nila, no? Yung marami silang followers. Then, delivery or dropshipping. It's also one business na ngayon na actually in demand na talaga siya ngayon. Then cleaning services, tutoring, meron pa rin. Affiliate marketing, ito yung mga multi-level marketing. And then of course, forex trading. Siyempre, mag-focus lang po tayo sa forex trading. That's the reason why we're here tonight. Okay? So, when you put up a business, guys, please build your business around what you know. Katulad nung sinabi ko kanina. Okay? Tell everyone you know about what you're doing. Capitalize mo yung mga available resources na meron ka on social medias, 'di ba? Iba-ibang accounts gamitin mo just to promote. No, don't avoid unnecessary expenses. Don't get buried with credit card and debt. Ayan, mas malaki pa yung utang mo kaysa dun sa magiging result ng business mo. Ending pambayad lang din ng utang. Make sure your receivables policy won't seek you. Guys, marami 'to dun sa mga may product base. Pinapautang na nakagad nila yung product tapos yung return wala na. Okay, build up sweat equity, wag muna mag-hire ng ibang tao. Kayo lang muna as much as possible. Take advantage of free advertising and marketing. Ayan na nga, social media. And get ready to hustle, guys. Kayo lang naman na mag-create ng business ninyo. And wala pang, sabi nga ni Sir Ian kahapon, pinakamalaking sakit ng ulo yung marami kang employees, manpower. So, ibig sabihin, hindi mo control. Bakit iba-iba isip niyan, iba-iba emotions niyan, hindi mo makokontrol. No? So, hindi mo alam magiging output. That's why we are trying to remind you na hindi ganun kabilis magputap ng sariling business. But again, yung pag-aaralan natin, ang kalaban mo, sarili mo. I'm telling you, mas mahirap yun. Kasi you won't know kung anong talaga magiging result. Alright? So that's why we are focusing on what is forex trading and how does it work. So let me show you another presentation. So, okay po ba before I continue? I mean, are you learning so far? Malinaw po. Hindi po ba masyadong mabilis yung pagsasalita o pag-explain? Okay. So, ayan. So, magsishare po ako ng panibagong presentation. Ayan. Wait lang po ha. Set up lang natin. Ayan. At hindi siya makita. Eto. Ayan. Kita na po? Yes, ma'am. Okay. Thank you. Thank you, Ma'am Kat. Alright. So, ngayon, we're going to discuss forex trading. Ayan. Hindi pa lang siya Ayan. So, ayan. Malaki na. Okay na. So we are going to discuss forex trading, guys. And ano po ba yung discussions na meron tayo ngayon? Okay, so we're going to discuss forex market, its size, liquidity, and competitive price. We are going to discuss forex market structure, types of forex broker, forex market features, which is volatility, earn in bullish and bearish market, trade 24/5 or 24 hours in 5 days, anytime, anywhere.
Of course, we're going to discuss leverage, and Forex Trading is an open book and basic Forex Trading Guide. Okay, ready na ba kayo guys? So habol pa yung mga gustong humabol at at least makaka-discuss, makakasama pa sila sa pinaka-climax po ng ating discussion. Inom lang po ako, wait lang. Ayan. Medyo kinakapos na tayo. Ayan. What is Forex market, guys? Pag sinabing Forex market, it is the market wherein currencies are exchanging po. Currency to currency. Paano ba sinasabing currency, Forex market? Basta, it's a currency that exchanges po ng bawat currency wherein buying and selling takes place. Yan po ang ibig sabihin ng Forex market. So, pag sinabing Forex market, ano ba yun? May involvement ba ako doon? Ano bang nangyayari sa Forex market? No? Actually guys, lahat tayo nagpa-participate sa Forex market. Sabihin mo man o hindi nyo man alam or alam ninyo, nagpa-participate po tayo. How? Okay, sino dito ang may cellphone? Lahat naman siguro meron. Ano? Actually, mali ang tanong ko, sino ang wala? Pero hindi po ako mamimigay. Alright? Pag sinabi po natin Forex trading, anything na meron kayong nabili, basta merong parts doon na sa ibang bansa. Sir Ian. Sir Ian, alam ko ang dami mong account. Baka sinend mo sa'yo is sarili mong link. Ayan. Meron po kayong sarili, let's say, ibang, let's say, phone, sa cellphone. Meron po yung different parts na meron. Halimbawa, galing Finland yung parts, galing US, meron galing China, or galing sa kung saan, ano. Since nabuo yung phone ng iba-ibang klase na currency ang pumasok, or iba-ibang bansa nang galing, you already participated sa Forex trading. Okay? Nakuha po natin. Kasi siyempre, halimbawa ang Apple, meron po yung parts galing sa Finland. Tapos ipapadala po yan, meron galing Japan. So siyempre, bibili sila ang US, bibili ng yen kung galing sa Japan. Then kung ang parts naman is galing Finland, of course, yung currency ng Finland. And then ang labor niya dadali ng China. Siyempre, papaswelduhin ng China or mga Chinese people ng yuan. So bibili na naman si US ng ang US ng yuan. So in that sense, since tayo ang owner ng cellphone, bibili tayo ng iPhone. So Philippine money. So in that sense, nagkaroon na po tayo ng Forex trading within that particular iPhone. Okay? So ganun din po, bumili po kayo ng damit galing Bangkok, galing US, galing UK. Ukay-ukay pala yun. Galing UK, you still participated sa Forex trading. Ganun po ka-simple, pero hindi natin alam na tayo nagpa-participate. So the reason why you attended here is because we are going to teach you to trade actively sa Forex market or sa Forex trading. Okay? Sa Forex market po, meron pong exchanges yan. Parang stock exchange. Diba? May Philippine Stock Exchange, merong US Stock Exchange, no? London Market Exchange. No? Merong iba-ibang exchanges. Ganon din po sa Forex market. Sa Forex market, meron tayong Sydney or Australian Exchange, Tokyo na exchanges, meron ding London, and ang pinakamalaki po natin is ang isa sa pinakamalaki isang New York Exchange. Yung sa stock market po, katulad ng sinabi ko kanina, malaki na po ang stock ang money na nag-evolve po or na-trade sa stock market. Malaki na ang $26 billion, right? $26 billion as of April 2019. Ganyan po kalaki ang amount na na-trade on a daily basis sa stock market. Malaki po ba o maliit? Ang stock market, yung ano niya, daily trading amount niya. Malaki ba o maliit? Nandyan pa ba kayo? Wala na. Tama, malaki po. Pero, would you believe na ang Forex trading ay mas malaki? It went up as high as 6.4 trillion daily trading volume as of April 2020. It's okay, Sir Russell. Thank you for coming or for attending po for tonight. Ayan. So this was only, not only, but this was 5.3 trillion daily trading volume last May 2019. And due to pandemic, guys,
tumaas po siya ng 1.1 trillion because of pandemic. Bakit? Nagbagsakan po lahat ng stocks and lahat halos ng traders naglipatan sa forex trading. Bakit? I would give you a simple differentiation ng stock market versus forex market. Ang stock market po kasi, hindi po ako stock broker, hindi rin po ako masyadong familiar, no? But this is what I read, na ang stock market po kasi, once you buy a share, it's the share of stocks ng company, no? The only reason na kikita ka is pag tumaas yung value ng share. Diba? Yun lang naman. Doon sa mga nag-i-stocks dyan, Ma'am Claire, ayan, si Sir Christian ba yung nakita ko kanina? Yun. Diba, pag bumili ka ng share, of course, you will expect na tumaas or yung value ng stocks mo. And of course, may particular volume yan kung ilan yung bibilin mo. Hindi pwedeng, market share mo 25 pesos, pero hindi ka pwedeng makabili ng isa. Tama yung sabi ni Ma'am Claire, buy low, sell high. Pero sa stock lang po yan nangyayari, ha? Ayan. Ay, hindi daw si Sir Christian yun. Sorry. May nagbanggit kanina. Sorry naman. Ayan. So, wala ako. Basta ang stock market, kailangan tumaas yung value bago ka kumita, which is one way. Yan. One way, pag sinabing one way, nagbayad ka ng pera, ang nakuha mo stocks. Okay? Pagdating naman sa forex market, ang difference niyan kasi is pag bumili ka ng forex or ng currency, ang kapalit niyan, currency ulit. Tama ba ako doon? Pag bumili ako ng US, halimbawa pupunta ako ng ibang bansa, bibili ako ng US. Of course, bibili mo for computation purposes, binili ko siya ng 50 pesos. Ayan, 50 pesos yung binili ko. So, ibig sabihin, mas mababa ng konti yung rate kasi may tubo sila, no? So, pag binili ko yung US, yung USD, ang ibinayad ko peso, still, currency pa din yung nakuha ko. Kaya po naging two-way siya. Both currencies yung meron. And at the same time, tumaas man yung market, no? Pag kumita ka, pag tumaas yung market, kikita ka. Yun yung sasabihin natin kanina, you can earn bullish and bearish later. So yun yung reason. And of course, sa stock market kasi, pag tumaas yung price, that's the only time na kikita ka. Pero pag bumagsak yung market, it's either you pull out your money or i-freeze mo. No, you freeze mo yung account mo. Yun lang muna yung reason kung paano ka makaka-save dun sa account mo or hindi masusunog yung account mo. Sa forex market kasi guys, kapag ka tumaas yung market or tumaas yung presyo, pwede kang kumita kung naka-buy ka. Pero pwede ka rin kumita pag bumagsak yung presyo as long as naka-sell ang trades mo. So I will let you see how it works later. Okay, basta ang bibigyan lang natin ng emphasis ngayon is ano yung difference at paano kumikita ang forex market versus stock market. Okay? So sabi ko nga, dahil sobrang laki ng forex market, kahit tayo is nagpa-participate na hindi natin alam, that's why it reaches to 6.4 trillion ng daily trading niya. Okay, maraming lumipat last month nung pandemic because of that. Okay? So, ilan ang exchanges meron tayo? Sydney, Tokyo, London, and New York. Yan yung pinakamalalaki, ha? At least give you an idea. Alright? So, guys, naiintindihan pa po? Okay pa tayo? Okay. So, move forward tayo. Okay. So, ano ba ang forex market structure, guys? Ayan. So, ano yung forex? Bibigyan ko kayo ng idea, no? Yung forex market structure, ito yung hierarchy kung paano umiikot or paano yung ginagawa ng sa forex, no? Itong major banks natin, major banks, at saka po ang government, sila po talaga ang pinaka nagiging reason or nagiging nagbibigay ng tamang presyo. Ang major banks, this is also called mga liquidity providers. Ayan, yung mga liquidity providers, sila po ang nagbibigay ng rate ng bawat currencies. Di po ba pagpapasok kayo ng banko, ng iba-ibang banks, di ba iba-ibang rates nila? Even yung Western Union, iba-iba rin ang rates nila. It's because of the liquidity provider. Iba po yung mga banko na sinasalihan nila at nagbibigay ng presyo. So, sila po yun. Ang major banks, sila kasi ang nagtitrade. Hindi sila nagtitrade kasi na-hype sila o hindi sila nagtitrade kasi, uy, maganda mag-trade ngayon. It's not that. They always, especially these two, ayan, magkasama yan, no? They always trade because of the economic stability. Titingnan nila kung medyo hindi nagiging maganda yung economy ng bansa na yun. It's either mag-buy or mag-sell sila just to sustain or maging stable yung economy nila.
Okay? Again, hindi sila nagtitrade dahil gusto lang nila or na-hype sila. Nagtitrade sila is because they are concerned about more on the economy. Okay? Ano yung ginagamit nila? They are using EBS or electronic brokering services or routers, no? With dealing 3,000 spot matching. So, sila po yung nagtitrade. Ito yung ginagamit nilang system. Ngayon, yung mga medium-sized and small banks, sumasabay po yan dyan sa kanila, dito sa dalawang yan. Sumasabay po yan ano, na nagtitrade. So dahil sumasabay sila, paano naman tayo? Guys, ito yung retail traders. Dito tayo. Paano tayo makakasabay ito dito sa mga to? Yan. Paano tayo sasabay dito sa mga to? The only thing, para makasabay tayo, pwede mo tayo makipag-trade sa kanila? I mean, makapagpapalit sa kanila in case, especially here. Pwede naman manually, oo, pero pupunta ka sa kanila ng personal para makapag trade ng pera, magpapalit ka. Pwede naman 'yun. Kung may especially may bangko ka sa BDO, anong oras sila nagbubukas, anong oras sila nagsasara? May 3 PM pa silang cut off. So, doon ka lang pwede mag-trade. That's why merong retail market makers, which is mga brokers. Ito po yung hedge funds and commercial companies. Mayroon ng retail ECN. Ito po yung mga brokers. Ito po ang katulad ng Tickmill. Dahil dito, sila po ang pwedeng sumabay dyan. Ito po ang ginagamit nating platform ng mga retail traders. Naiintindihan po ba? Nakukuha? Nagme-make sense ba tayo, guys? Okay? Okay pa tayo? Ayan. So, naiintindihan po natin yung hierarchy or yung market structure kung paano po nangyayari, no? Okay? So, ang retail traders, which is tayo, ito po ang mga pinupuntahan natin, which is yung broker, para po tayo makapag-trade ng forex sa market. Hindi po at anytime, anywhere, because of them. Okay? So, move forward po tayo, ha? Okay. Naintindihan po tayo ha, naintindihan na po natin ha. Just let me know kung hindi po malinaw. Hindi ko po uulitin. Hindi po guys, nagbibigay kami ng videos ha, recorded videos if you wish to. Just send us your request, mamaya sabihin ko kung how. Alright? So ganito guys, forex market structure natin, bibigay ko sa inyo yung illustration. Dapat ganito talaga yung nangyayari. Ito dapat ang nangyayari. Okay? Okay, listen guys ha. Sa isang trader, halimbawa ang trade, nag-execute siya ng trade, dapat dadaan lang siya sa isang broker, which is Tickmill. For now, Tickmill ang pinapresent natin because yun po yung company nag-provide sa atin ng free training. So, ang Tickmill, ang gagamitin nating platform, dapat ang gagamitin lang po niyan, automatic, papasa dun sa electronic brokerage system natin or yung routers natin, then ipapasa na kagad sa liquidity providers. Guys, ang liquidity providers, it might be a bank, it might be a hedge funds, no? Yung Tickmill po ba, ma'am, is ECN or hindi? Hindi pa kasi ako naka-research about Tickmill. Pag-uusapan natin yan, Sir Joshua, later. Napa-advance na ng konti ang question mo. Okay? Alright, so yan. Asan ako? Ayan, so ganito lang dapat ang magiging system ng broker. So after na mag-trade ang isang trader, mag-execute ng trade, dadaan sa platform which is online and then dadaan sa EBS, electronic brokerage system natin. Dapat ibabato lang ng EBS dito sa ating liquidity provider. Ito po, mga bangko po yan or malalaking financial institutions. So ang gagawin po dapat ng bangko o ng LP, ibabalik yung trades niya papunta sa papunta sa broker. Diretso, actually hindi, sorry. Papunta kagad sa trader. So magkakaroon siya ng execution na trade, then diretso dito sa broker, dumaan lang sa platform ng broker, then diretso sa LP, babalik ulit yan dito sa trader para execute yung opposite trade. So dapat ang pinaka dinidiscuss ko dito, ang pinaka dinadaanan supposedly lang ng trades natin is yung platform ng broker. Dapat ganun lang parati ang role nila. Okay? Pero meron po tayong classes ng forex broker. Meron po tayong tinatawag na or yung types ng broker natin. May tinatawag po tayong dealing desk or DD. Pag sinabi pong dealing desk, this broker refers to a market maker or MM. Pag sinabi pong market maker, meron pong
Dealing desk brokers or market makers usually provide fixed spread. Guys, meron pong mga fixed na spread. Pag sinabing spread, guys, ito yung difference from buying and selling price. Yung difference, halimbawa, bumili ako at a price of 50, then ibabalik ko ulit dun sa pinagbilan ko, hindi ko na pwedeng ibenta ng 50, baka 48 or 45. So may difference na 5 pesos. Yun po yung spread. Okay? Didiscuss po natin yung latter part natin na ng discussion. Okay? So, yun po yung difference. So, most of them also work by electing to quote below or above the real-time market prices at a given time. So, medyo iba po yung settings na meron sila. Meron silang fixed spread and medyo mas matataas po actually yung price na meron sila when it comes to dealing desk or market maker. Okay, tandaan nyo guys, ha, dealing desk or market maker. Meron pang isa, yung non-dealing desk naman, of course, forex brokers allow forex traders to have direct access into the interbank market. Yan yung katulad nung ginagawa natin kanina na diretso from trader, then diretso sa platform ng broker, then diretso sa liquidity provider po kaagad. Okay? So, yun po yung difference. Merong non-dealing desk at saka dealing desk. Again, guys, market maker is dealing desk. Ha? Huwag po kayong malilito. Okay, so this is the one number one illustration natin. Sa market maker, ito na siya. Halimbawa po, ang trader number, may trader number two. Nag-trade siya ng Euro-USD, nag-buy siya. Since ang nag-trade is bago pa lang and maliit yung fund niya, makikita ng market maker yan or ng broker yan. So malalaman niya na itong trader na to bago pa lang to, tapos ang liit pa ng account niya. So ilalagay natin siya sa book B. Pag sinabing book B, guys, doon po dinadala yung mga maliliit na accounts, and at the same time yung mga nakikita nilang mas malaki ang chance na matalo. Okay? Ang bad nila, no? Hindi. So, guys, joke lang yun. Pero it's part of their business. Ibig sabihin, it's legit. It's legal. Okay? So, explain ko further later. Okay. So, pag nagtuloy natin, nag-trade si trader ng buy Euro-USD, since alam niyang hindi mananalo or alam niyang hindi pa magaling mag-trade, ang gagawin ng market maker, ayan, kita nyo, nag-trade siya opposite of the trade ng bagong trader. Bakit niya ginawa yon? Sabi ko nga, hindi, instead na idiretso niya dito, siya ang nag-take ng risk para may benta. So, ibig sabihin, dahil natalo ang trade niya na buy, automatic ang kumita nandito pa lang kay market maker. Hindi na dito. Nag-gets po natin? Malinaw? Yan po ang role ng market maker. Tinetrade kaagad nila against the trade ng isang trader, especially kung bago. Okay? So, ang gagawin, against, go against the trade ng trader. Then, halimbawa, nag-trade ulit, winning trade, kasi medyo magaling na trader ito. Diba? Ang gagawin nila, since alam nilang magaling na trader itong isang to at medyo mataas ang kanyang capital, isusunod po niya ay diretso kagad sa LP. Mautak, no? Kasi alam niyang winning trade, ahayaan ng broker na ang LP ang mag-take ng losses. So, that's how market maker na broker works. Malinaw po? Okay, naintindihan pa natin? Yan po yung market maker or non-dealing desk, ha? Yan po ang role nila. Then I will let you know, or I will tell you later how to identify a market maker broker. Okay? So meron po tayong susunod na illustration. Ano naman po yung illustration na meron tayong susunod? Ito na po. Yung ECN or Electric Communication Network, these brokers offer and display actual order book details that usually feature process orders as well as the offered prices by different banks in the interbank market. So, diretso po ito. Yun sinasabi ko kanina, dapat ang ginamit lang na platform, yung kay broker, then diretso dapat sa LP. Ito po yun, ECN and STP. Pareho po yan. Mas maliit lang na broker ito, pero ito pa pag sinabing ECN, malakihan na po yan. But again, diretso po yan. Hindi po yan nagkakaroon ng dealing desk. Hindi po yan market maker. Okay? So how it works? Ito po ang illustration pagka STP and ECN yung broker nyo. So nag-trade po ng sell Euro-USD, pumasok sa platform ng broker,
dumiretso kay liquidity provider. That's how it works. Ganyan po ang structure ng STP and ECN. Okay? And then, halimbawa, pagka dumiretso, of course, ang LP po ang nagbibigay ng opposite trade sa kanila. So whatever, win or lose, still liquidity provider po or LP ang magsho-shoulder. Okay? So, halimbawa, nag-buy siya ng yung second trader natin or next execution niya is pounds USD or GBP USD. Diretso lang po agad. And then, ang nag-send po ng opposite trade is LP pa rin. So, that's how it works. So, kung pipili po kayo ng broker, I would suggest as much as possible, STP and ECN po ng broker. Okay? Mas maliit na yung spread kasi hindi naman nakilala ng pang tumubo pa ng mas malaki. And at the same time, mas mabilis po yung execution natin. Okay? Naiintindihan po ba? Malinaw? So, at the end of the day, guys, ang pinaka-usage lang o ang pinaka-role lang ng broker are firms that provide currency traders with access to a trading platform that allows them to buy and sell foreign currencies. Yun lang po talaga ang role ng broker, gamitin yung platform nila. Supposedly, ito lang po. Pero some other market makers, especially yung malalaking broker dyan, I don't want to mention names, no, pero sila po may dalawang letra, tatlong letra na mga forex trading broker. Yan po yung malalaki at malalaking market makers po sila. Guys, hindi naman masama yung ginagawa nila. Sabi ko nga, it's legit, it's legal. And in fact, sila ang nakaka-entice ng maraming clients. Okay, sila ang nakaka-entice ng maraming ECN po ang STP ECN po ang Tickmill. FYI, especially pro account. Okay? So, SD yan, sinagot ko na yung question ni Sir kanina. Okay? So, how do you recognize or how to identify if a broker is a market maker? Of course, check nyo kagad yung spread. Gaano kalaki yung spread? Unang-una yan. Hindi yan lever spread. Hindi rin yan, ano. Pero again, guys, check nyo yung spread. Okay? Yung difference nung bank, madidifferentiate nyo kagad yan. Check nyo sa MT4 kagad kung ano yung spread ng gold, kung ano yung spread ng Euro-USD. Ang Tickmill, on a prime time trading time ninyo, you will see nagsi-zero po ang gold natin. Maniwala kayo sa hindi. Nagsi-zero po yan. So, ibig sabihin, ganun po kababa yung spread na ibinibigay ng Tickmill. Okay? So, paano identify? Again, malakas po ang kanilang marketing info. Infomercial nila. Antindi ng kanilang mga social media advertisement. Halimbawa, nag-o-offer sila ng $1 deposit. Ayan. Or $5 deposit. Guys, paano kaya yaman sa $1? Paano kaya yaman sa $5 lang? So, too good to be true, pero halimbawa, sa maraming 1 million na nag-deposit ng $1, o diba may instant 1 million ang isang broker? Diba? Ganun yun. Kung may $5 na deposit, o di instant million pa rin. Kung 5 million, o di that's 5 million. Diba? So, that's how they market their brokers. Second, meron silang deposit bonus, 30%, 50% deposit bonus. Hindi nga ako nagbabanggit, Sir Napoleon, ikaw talaga. Bahala na kayong maghanap, basta ganyan. So 50%, 100% deposit bonus. Guys, too good to be true. Nag-deposit ako ng 100, bibigyan mo ko $100 deposit as well. Bakit mo gagawin sa akin yun? Eh, bago pa lang akong trader. Kasi nga, guys, ini-entice niya kayo para mag-trade ng mas marami. Pero pagka nag-trade kayo, guys, pag nalaman nyo na nag-trade kayo, halimbawa doon sa $100, binigyan kayo ng $100 deposit na bonus. So, that's 200. Habang nag-trade kayo, guys, hindi nyo napapansin, ang nauubos na nauuna is yung pera ninyo. Hindi yung bonus ninyo. Then at the end of the day, akala nyo may $100 pa kayo, hindi nyo alam, ubos na yung pera nyo, bonus na lang yung natira. Then trade pa rin kayo ng trade, pagka naubos yun, negative na kayo, may utang pa kayo kay broker. Okay? Naintindihan? Am I making sense, guys? Natututo ba? Definition na, share ko na lang sa'yo, Ma'am Claire. Send ko sa'yo. Naintindihan na po natin. So guys, please, don't be
fooled by this kind of broker. Ako naman concerned lang sa inyo, ha? Hindi dahil sa tikmil yung pinopromote ko, ganun na din yun. But at the end of the day is, of course, I want you guys to learn the very basic. Kailangan intindihin nyo na yung sasalihan ninyo is legit. Of course, they have the licenses. St. Vincent yan, or FCA yan, FCA, FSA yan, or ASIC yan, as long as may what you call this license. Okay? Pagka ganun po, dapat yung license niyan ay nababasa niyo rin. So hindi yung basta-basta kayo. Guys, marami ring scammer na broker, ha. Wala po kasing broker na ayan, sasabihin ko, wala po kasing broker na natatalo or nagsasara because nalugi sila. Okay? Kasi nga pagtalon pa lang ng market, may bayad na kagad sila. Dahil nga, pagtanong nyo pa lang sa market, negative na kagad yung trade nyo. Kasi nga, binabayaran nyo yung spread, kumikita na kagad yung broker. So from there, alam na natin na mayroon na kagad kumikita yung broker. So remember, may apat na ways para kumita ang broker. Andyan ang spread, andyan ang, ano pa? Sige nga, sino pa magsasabi sa akin? Sino masasagot? Tat-apat na means yun eh. Sino, tama, commission o number o 5 points kay Sir Reggie. Sino pa? Ano pa? Ano pa? Swap, very good. Ayan, 5 points ulit kay Sir Raymond. Ayan, sino pa? Basta 5, 3, 2, 1 tayo, Sir, Ma'am Kat, ha? Sino pa? Ano pa? Tatlo yon. Ay, apat yon. Commission, swap, spread, isa na lang. Isa na lang. Wala bang makakasagot? Bibigyan ko ng 10 points. Isa na lang. Pinaka-importante, ang laki nun. Promise. Sige, wala makaka 10 points. Ako nasasagot. O sige. Hindi po, Ma'am Lucy. Hindi po slippage. Ano po? Sino makakasagot? Bibigyan akong 10 points. Dili. O sige, bigyan akong 100 pesos sa GCash. Ayan. 100 ang cheap, no? Hindi po. O sige, wala makakasagot. Ayaw akong magbayad ng 100. Sige po. Ang ibig sabihin po, ulitin ko, ha? Spread, swap, commissions, and hindi po. Profit and loss. Yun yung tinatawag nating P&L. So, save yung 100 pesos ko. Walang nakasagot. Okay? Nalimutan ni Sir Reggie. So, yun po. Again, paano kumikita ang broker? Sa spread, sa swap, sa commission, and yun. Profit and loss. Alright? So, guys, malinaw tayo, ha? Move forward na tayo kasi medyo mahaba-haba pa. It's 7 o'clock na. We only have 1 hour. Ayan. Hindi po. 5 points po bawat isa. Then, let's say si Sir Reggie sumagot ng commissions. Then, may sumagot ulit na commissions. 3 yun. Pakicheck mo na lang, Ma'am Kat. Tapos, si Sir Raymond sumagot ng, let's say, swap. Tapos, susunod na sumagot ng swap. 5 points si Sir Raymond. 3 points susunod. Okay? Si Ma'am Kat, medyo narito. Okay? Sige po. Move forward po tayo. Okay. Ito na ang pinaka, ayan. Ang tawag ko po dati dito, alien. Bakit? Kasi hindi ko po siya maintindihan. Unang-una, sang katutak na po yung guhit, ang dami pang numero. Kulang ang 2 hours or 3 hours, ma'am. Sana may next forum po. Salamat. Meron naman po tayong mga susunod. Pwede tayong magtanong, Sir Daryl. Okay? Ayan. So, ayan na. Ito yung MT4 or MetaTrader 4 platform. Ito po ay gawa ng MetaQuotes. Ayan. Ang MetaQuotes po is galing ng Russia or Russian ano po yan. Company po ang MetaQuotes. So, pasalamat po tayo actually. Nung sumiklab po ang war from Ukraine and Russia, since ang US is kampi po sa Ukraine, sinanction po ng US ang Russia. Okay, about dun sa tama sa robotics. So, sinanction po ng US ang Russia. Okay? So, what happened to Russia? Ang ginawa po niya, pinull out niya or tinanggal niya ang MetaTrader 4 or MetaQuotes mismo sa Apple Store. That's how now ang ginawang revenge or retaliation ng Russia. So, sinong napilay? Almost all US. Bakit? Kasi Apple nga gamit eh. So, thank God, bumalik siya nung March 8, ibinalik na. Whatever nakasunduan nila, I don't know. Pero good thing kasi bumalik na ang MT4 at MT5 sa Apple Store.
aren't you glad, guys? Kasi ang dami pong gumagamit ng Apple sa ibang bansa. So nahirapan sila mula nung hindi po sila nag-switch basta-basta ng ano ng Android, no? Especially kung sanay na sila. So, 'yon. Ang pag-uusapan po natin not tomorrow but Wednesday, I will explain to you guys from top to bottom, from here up to here. Ayan. So, i-explain ko po yan sa inyo sa Wednesday. So, dapat kayo guys ay nakakain ng maayos. Okay? At nakapagpahinga ng maayos para maintindihan natin ang lahat ng icons na nandyan hanggang dito sa ilalim. I-explain ko po yan. Alright? So, malinaw po tayo. Ito po ang MT4 dun sa bagong hindi pa nakakakilala. Pinapakilala ko po sa inyo ang MT4 or MetaTrader 4. Ganyan po ang itsura niyan. Naku-customize din po yan based dun sa gusto nyong kulay at gusto nyong itsura. Pwede natin gawin. Alright? So tomorrow. Okay, move forward po tayo. No? So ngayon, pag-usapan natin yung Forex Market Features. Ano ba yung Forex Market Features, guys? Pag sinabing Forex Market Features, ito yung volatility. Pag sinabing volatility is the frequency and extent of changes or jump in a currency's value price. Yun po ang ibig sabihin. Meron dalawang volatility, guys, sa market. Meron pong high volatility and low volatility. Dun sa high volatility, it means profits can be earned within a shorter period of time. Pag sinabing high volatility, guys, the way I say it, halimbawa, mataas ang galaw at mabilis yung galaw. Naintindihan po natin, mataas yung jumps ng price and mabilis po yung galaw ng market. Oh, the way I say it, halimbawa po, 1, 25, 100, 72, 50, 75, 80, 120. So that's how high volatility works. Eh, paano kung high volatility din ba yung mataas ang galaw, pero, mataas ang jump ng price, pero magbagal ang galaw ng market? Yes, it is also called high volatility. Example, 1, 75, 200, 50, 10, yung mga ganun, mabagal yung galaw pero mataas pa rin yung jump ng price. That's also called high volatility. So sa low volatility naman, guys, it's when a currency pair that does not fluctuate as much. So ibig sabihin, opposite lang siya ng high volatility. Sobrang sobrang bagal ng market and at the same time, sobrang liit ng galaw ng market. Maliit yung jump ng price. Pero meron ding mabilis ang galaw. Halimbawa, 1.1, 1.2, 1.5, 1.1. Mabilis yung galaw niya pero maliit lang yung talon ng presyo. That's low volatility. Meron din naman doble na. Sobrang bagal ng galaw and then sobrang liit ng talon ng price. Halimbawa, 1, 1.2, 1.5, 1.2, 1.1. So, sobrang bagal ng galaw ng market, sobrang liit din ng jump ng price. So, ito nakatitig ka lang yan, hindi yan gumagalaw talaga. Makikita mo, sobrang bagal. So, that's low volatility, guys. Okay? So, kung halimbawa may illustrate mo yan, ganito yan, guys, eh. Yung reason kung bakit naman yan gumagalaw at nagkakaroon ng galaw, meron ba makakahula bakit ba gumagalaw ang market? Anyone? I'll give you 5 points. Anyone, why gumagalaw or nagkakaroon ng volatility ang market? Anyone? Very good. Ang galing. Pero I want si Ma'am Claire talaga, nakakainis na to. O sige, kasi gusto ko layman terms eh. Layman terms, tama. Kasi pag sinabing fundamentals, medyo marunong na mag-trade yan. Pag sinabi nating fundamental, yun nga, medyo trading ano talaga siya, terminologies. Pero pag sinabi natin market news, yan po yun. So, sige, bigyan natin tag 5 points si Sir Reggie tsaka si Ma'am Claire. Tag 5 points po siya. Fundamentals, pag sinabing fundamentals, guys, in the world of Forex trading, it means news. Okay? Tama din si Ma'am Claire kasi yun yung layman terms ang ginamit niya, which is news, market news. Yun po yung reason kung bakit nagkakaroon ng volatility or market movement. Okay? Of course, tama po, supply and demand, the only reason kung bakit gumagalaw talaga yung market.
So, depende sa dami ng supplier based dun sa bumibili or dun sa demand din natin. Okay? Bigyan natin ng magandang example yan. Halimbawa po, ayun, lagi kong sinasabi to, no? Lagi ko rin ginagawang example. Meron po tayong, asa na ba yung aking pang drawing dito? Ayan, teka lang, hinahanap po natin yung pang drawing natin. Ayan. Halimbawa po, merong 10 na buyers. Merong isang seller na isa. Ano ba? 10 people na lang. 10 people. Erase natin yan. Clear natin para mas malinaw tayo. Merong 10 people. May isang seller. Ayan. Merong siyam na buyer. Itong seller, meron siyang binibendang ball pen na ang ink niya is gold. Ayan. Parang medyo unique naman yung bibenta natin. So, since si seller, ang gusto niya, ibenta niya at one, pagpalagay natin na 100. O, 10 na lang, 10. $10 na binibenta yung kanyang ball pen na may ink na gold. Sabi ng isang buyer, bakit bibilin ko siya at 20? $20 ko yan bibilin, sabi ng isa. Then sabi naman ng dalawa, eh maganda pa lang ano yan eh, maganda pa lang ball pen yan eh. Sabi ng dalawang buyer, bibiling ko yan at 50. So ilan na yan? Tatlo na kagad yung buyer natin. Sabi naman ng isang buyer, bakit 50? I could make it at least 100. So sabi ng dalawa, so ilan na yan? Lima na. So may bumili ng 100. Eh may mas mayabang pa sa kanila. Ang gusto nilang bilhin, yung tatlo, o ilan na yan? Walo na yan, di ba? Binibili niya ng $500. Each, no? Each. Pero sabi nung isa, bakit ko bibili ng 500? Eh kung pwede ko namang bili ng 1,000. So yung isa, bumili at $1,000 each yung kanyang ball pen. So syempre, sino mo nanalo? Syempre ito. So sa bidding, nanalo yung 1,000, ang kinuha at 1,000 price na to. Kung titignan mo yun sa chart, ganyan dyan na siya. Diba? Sa chart, ganyan. Kasi ang taas eh. Walang mas maliit na price. Laging ganyan yan, lalampas na sa screen ko. It's because kakaunti ang buyers. Kakaunti ang seller. Dahil kakaunti ang seller, that's why it reaches up to this much amount. Sa tingin nyo ba guys, kung ang seller natin is 1 million, di ba? 1 million ang seller mo, tapos 10 million ang ano mo, ang buyers mo. Sa tingin nyo ba ganyan ang presyo? 'Di ba? Sa tingin niyo ba ganyan ang presyo? 'Di ba hindi? So, ang ginagawa natin guys is because pinapakita ko sa inyo yung itsura kapag ka maliit ang supply. So again, tama po 'yung sabi nila, supply and demand, kung bakit nagkakaroon ng mataas na fluctuation ng market. But still at the end of the day, it's the news. Kung siyempre dapat alamin mo 'yung mangyayari para malaman mo kung ano 'yung magiging trend ng particular currency na ititrade mo. So guys, ito is just an example ha. Okay? Para at least maintindihan nyo yung ano natin, yung discussion natin. Malinaw po ba yung low yung ibig sabihin ng features na volatility ng forex market? Tama po ba? Malinaw po ba? Naiintindihan? Bago tayo mag-move sa panibagong features. Okay, thank you for that. Yes, Sir Christian. Ayan. At least para nakikita ko may naiintindihan po kayo. Ayan. So move po tayo ha. Okay. So malinaw na yung volatility natin. Alright. Another market features na maganda po ng forex trading is because of the bullish and the bearish. Pag sinabing bullish, ito po ay bull market is the condition of financial market in which prices are rising or expected to rise. O ibig sabihin, bakit naging bull? Dahil ano, ang bull kasi pag nakipag-away po siya to protect himself, paano? 'Di ba laging pataas? Ay sorry, nasaan yung drawing ko? Nawala. Ayan. 'Di ba laging pataas yung kanyang pagsugod? That's why we call it bullish market. Pagka naman tama, uptrend, tama. Ayan, that's a good word, uptrend or pataas. Pagka naman na bearish is downtrend. Ganyan. Kasi nga, di ba yung close niya, yung ganun yung ano niya. Bigyan mo nga ng 5 points si Sir Alberto, uptrend and downtrend. Ayan. Mga halatang na nga nagtitrade na tong mga to.
excuse lang po nun sa mga bago ha, para at least we're giving you an idea yung mga terminologies, no? Guys, request ko lang if you answer po dun sa mga question ko, ano, use that ano po, mga layman terms mo lang muna kasi may mga kasama po tayong beginners tonight. Okay? So yun, uptrend and downtrend. So it's easy to understand na pag tumaas, bumaba naman yung market, ano yun? Ay, teka muna. Pag bumaba naman yung market, anong nakalagay? Sabi, a bear market refers to a decline in prices, usually for a few months in a single security or asset, group of securities, or the securities market as a whole. So, yun po. Pag tumaas, yung sinasabi ko kanina, di ba? Pag tumaas ang market, basta nakabuy ka, especially if you're, let's say, trading US dollar, kapag nakabuy ka sa US, tataas yung presyo, at nakabuy ka, kikita ka. And then kapag ka naman pababa yung presyo at nakasell ka, kikita ka pa rin. So, meron po tayong two-way market na sinasabi at the same time, madali po nating ma-identify which to trade. Oh, okay? So, because of this, again, napakalaking tulong po nung ating fundamental, sabi nga kanina, which is yung ating market news. Okay? So, malinaw po tayo dito sa bullish and bearish natin. Malinaw po. Move na tayo. Okay, 7:20. We still have time. Alright, another market features is 24/5. You can trade your account. Starting po yan ng 5 o'clock in the morning. And mag-e-end po ng Saturday, 5 o'clock in the morning. Mag-a-add lang po tayo ng 1 hour kapag ka meron tayong DST, Daylight Saving Time. So again, kahit saan po kayo pumunta, as long as you have your phone with you, with internet, either iPad or Android po na tablet or laptop, you can use it and you can trade it. Ako po, I started trading kasi nasanay po ako talaga ng cellphone. Alright, but again, pag bago po tayo, I encourage you still to use your laptop. Okay? Para po makapag-trade po tayo ng maayos. Kapag kasi guys, nasanay talaga ako ng cellphone, okay? Sabi nga po ng mentor ko nung time na 'yon lahat kami daw mga millennial traders kasi nga talagang sa cellphone kami nagte-trade, hindi sa laptop during our time, no? So ngayon kasi halos lahat talaga cellphone binagawa lang po namin yung laptop or ginagamit lang namin yung laptop pagka magsi-check po ng tawag dito, market sa umaga. Ginagawa ko lang yon. And then all my indicators, I'm using indicators po ha, FYI, kasi yung iba talagang sobrang galing. They're not using indicators, okay? So ako po gumagamit ng indicators, at least 3. Alright, explain ko po sa iyo susunod pa. Hindi pa tayo nagti-technical. Alright, so go ahead, move forward. So isn't that amazing, guys? You can use or you can trade and earn money anytime, anywhere you want. Basta 24/5. Okay? So malinaw tayo dyan sa features na yan. Napakabilis natin intindihin yan. Okay? So move forward. Ayan. When is the best time to trade? Huwag niyo akong tatanungin. Huwag niyo akong tatanungin kasi babalik ko rin yung tanong sa inyo. Guys, sabi ko sa inyo kanina, di ba? Meron tayong exchanges. So meron tayong Sydney, may Tokyo, may London, may New York, and Sydney ulit. Babalik yan. So guys, ano ang pinaka-best time to trade? Tell me, when is the best time for you to have focus on trading, even just an hour? Kayo po ang makakasagot niyan. Paano kung nag-trade ako ng umaga, hindi pala kayo available ng umaga? Paano kung nag-trade ako ng gabi, tulog na kayo kasi may pasok kayo kinabukasan? So it still depends on you. So, paano yung suggestion ko? Guys, if ever you know how to trade na, yes, paglibre yung schedule. Tama po yun. Kasi kayo magsasabi kung kailan nyo kaya mag-trade kasi you need focus eh. You need time to focus on your trades and then study the market, study the chart. So, anytime, sabi ni Sir Christian, anytime. Siguro talagang he has plenty of time. Pero dun sa mga nag-work dyan, of course, sabi ko nga, you can use forex trading as a side hustle. So, kung ano lang yung available na time ninyo. But of course, before trading, napag-aralan nyo na which currency to trade. Paano ba kayo mamimili? Again, nasa sa inyo. Pag sinabi mong anytime but Tuesday to Friday, sabi ni Ma'am Teresa. Ganito lang guys, suggestion ko sa inyo. Halimbawa, available kayo ng umaga. So, anong ititrade yung currency? Siyempre, ang isa suggest ko is Australia at saka Tokyo or Japan. So, ang lalabas dyan, since it's traded in pairs, AUD Yen or AUD JPY. Kasi
Australian dollar and Japanese yen. Bakit ko sinasuggest? Kasi pag open ang market nila, open ang mga banks nila, mas mababa po yung spread na meron sila na ino-offer. Pero pwede rin naman kung USD ang i-trade nyo, Tokyo o USD JPY from New York or AUD JPY or AUD USD, pwede rin po yun. So as long as naka-open ang market, yun po yung suggested ko na i-trade nyo. Mas madali, mas maliit po yung spread na ino-open. Halimbawa guys, pag may bank holidays, halimbawa may holiday sa Sydney, may holiday sa Canada or sa US, basta nag-holiday sila, automatic yan guys, tataas ang spread niyan kasi sarado yung bank nila. Okay? So that's the tip na pwede kong i-suggest sa inyo. Alright? So paano ba mag-trade, Miss Sally? Ano ba yung mas volatile? Ayan, papasok na naman tayo sa volatility. Yung pinag-aralan natin kanina. So since itong Tokyo and Sydney, ito yung tinatawag na Pacific Calm. Kalmado yung market kasi kakaunti lang sila nag-trade. Okay? So that's why it's called Pacific Calm. So ngayon, pag nag-trade ka, papasok tong London market. Malaki ba ang London market, guys? Sinong sasagot? Malaki ba ang London market compared sa Tokyo and ano to? Ano nga ulit yun? Sydney, ayan. Of course, malaki po ang market na to kasi Europe ito eh. Europe na mga countries. So dahil malaki po ang what do you call this? Malaki po ang market na ito. Malakas din ang galaw, ang volatility nito kasi yung price niya iba. So dahil malaki ang price or malaki ang market na to, eh maliit tong market na to. Minsan po yung pagpalit ng mo exchange, pagpasok nitong London, minsan po nasusunog yung account kasi sa sobrang laki ng spread. Okay, so as much as possible, suggestion ko lang sa inyo. Suggestion lang ha, pwede nyo sundin, pwede rin hindi. Pag magte-trade po kayo, please make sure na papasok kayo sa market ng exchanges na at least 10 to 20 minutes after. Kasi nandun na, nakalampas na kayo dun sa lala ng pagpasok ng spread. So ngayon, pag ganito na kayo, same with New York, at pagka talagang maliit ang account nyo, nasa $100 lang, please avoid. Lalo na pag 9 o'clock to 12 kasi, or 8 o'clock pag nag-open ng market ngayon kasi wala ng DST. So 8 o'clock ng gabi hanggang 12 o'clock, andyan ang malalang spread. Kasi magkuklose naman yung US, then papasok naman ulit ng Sydney. So from here, kung ang account mo nandito sa Sydney, automatic ang laki ng spread dito ay malaki ang net market ng New York, then papasok sa maliit na market, kamusta naman ang spread. So as much as possible guys, avoid nyo yung mga ilang minutes lang, at least 20 minutes, i-avoid nyo. Pero sometimes yung mga malalakas ang loob, talagang yan ang inaabangan. So depende dun sa risk management na gagamitin ninyo. All right? So malinaw po tayo. So when it comes to when is the best time to trade, you answer yourself. Hindi po ako pwedeng magsabi kung ano yung best time. Kung sa akin po, since wala akong ginagawa or sa gabi po, ang tinitrade ko po kasi before is gold at saka Nasdaq, which is gold is open what? London market, open na yan, automatic. Kasi LMER po tayo, London Market Exchange Rate po ang gamit ng gold natin, no? So open na po yon. So sa London po ako nag-check. And then sa New York, kapag ka Nasdaq naman po, yun po kasi tinatrade ko. Nasdaq, which is nasa ano po, US po yan. So ganun. Alright? So malinaw po tayo sa when is the best time to trade. Malinaw, move forward to tayo. Ito guys, you can what do you call this? Take a screenshot. Kasi ito po is Philippine time na po yan. Yung Frankfurt, Germany na session, pumapasok po yan ng 3 o'clock to 12. Ito 11 p.m. nagko-close. Then London, 4 p.m. nagko-close siya ng 12 a.m. New York, nag-open ng 9. Ito DST po ito. Nagko-close ng 5. Then Sydney, 5 a.m. to 1. Then Tokyo, nag-open ng 7 to 3 o'clock. Actually, may New York, meron pang New Zealand eh. Ang New Zealand, nag-open ng 3 o'clock a.m. Okay? So kung anong oras kayo available dyan, dyan po kayo mag-trade. At the same time, please choose the right currencies depending on the opening ng kanilang exchanges. Pag hapon at gabi, ano maganda i-trade, ma'am? Kung nag-trade ka po na hapon at gabi, of course, GBP USD kasi pounds USD po yan. O tsaka gold. Ayan. Kasi nag-open na po yan. And automatic, basta lahat ng USD pairs, open yan.
Major currencies. Pag sinabi pong major currencies, topic natin yan later, no? Pag sinabing major currencies, automatic po yan na USD base. Okay? Alright, so move forward po tayo. So actually, madi-discover nyo rin sa sarili nyo kung anong klaseng trader kayo. Kung day trader ba kayo, scalper ba kayo, position trader ba kayo, or swing trader kayo. Pag sinabing scalper, guys, halos lahat dyan nag-start. Yung tipong one-minute chart lang, tinitingnan nila, nagko-close sila. You can trade as many as you want and as quick as you want. Kasi nga, scalper eh. Mabilis lang yan. Kahit $1 lang yan. Target mo or goal mo is $20 a day. Madali yun sa scalping. Okay? Pag sinabi namang day trader, papasok ka ng umaga, nagko-close ka ng gabi. Yan ang day trader. Then, pagka sinabing swing trader, papasok ka ng Monday, kasi hindi pa masyadong gumagalaw ang market ng Monday kasi kakabukas pala ng bank. Then, Wednesday nag-execute yung trade mo. Ay sorry, naka-execute ka na ng Monday pero gagalaw yung trade mo mga Wednesday na. Yun yung swing trader na sinasabi natin. Then, kapag sinabing position trader, January pa lang nagde-trade ka na, i-close mo siya March. Mga ganun. Yun ang position trader. So, depende sa risk appetite ninyo and risk management na gagamitin natin. Okay? So, madi-discover nyo yan, guys, habang nagte-trade kayo. Hindi ko po pwedeng sabihin, yung trade nyo or yung type of trading ninyo, hindi tayo pwedeng pare-pareho. Iba po kasi yung emotions. Actually, na yan dapat ang iniiwasan natin. Iba rin yung risk appetite na meron tayo. Okay? Malinaw po? Okay, move forward. Okay. Ayan. What is leverage? Ito na. Dudugo na yung ilong nung iba. Bago pa lang kasi, no? Doon sa mga bago, ito po, explain natin. Doon sa mga marunong na turuan po natin yung iba na hindi pa masyadong marunong. Okay? So, pag sinabing leverage, guys, ito is a borrowed capital from the broker. Parang it's a credit. No? And also, leverage is usually expressed in ratio. 1 is to 100, 1 is to 400. Guys, ito another, ano pala to, guys? Another tip. Kapag ka ang inyong broker or ang broker ay nagbibigay ng up to 1,000 to 2,000 leverage, that's a market maker. Okay? As long as sana po hanggang 500 lang, okay na po yun. Sobrang taas na po nun. Pero pag nagbigay pa sila higher than 500, market maker po sila. Alright? So another one, leverage allow trader to trade more, less capital. With less capital requirements, which is margin, to open a position. Halimbawa ganito, guys, pag sinabi kasing leverage, binibigyan ka ng capacity to trade ng broker. Hindi ka binibigyan ng pera or pinapautang additional sa account mo. Hindi po ganun na, uulitin ko. Pagka naglagay ka po ng leverage, halimbawa 1 is to 500 or 1 is to 100, for example, bibigyan ka ng company or ng broker ng capacity to trade 100 times on that particular scenario, on that particular this one, on this particular example. Hindi on top of it. Ah, seryoso po. Ang alin? Alin doon, Sir Daniel? Yung more than 500 leverage? Yes po, seryoso po yun. Pag umabot po kayo na mas mataas, that's a market maker. Yes, market maker po yan. Kasi they want you guys to trade more because you have the capacity to trade more and to lose more. So they earn. Ganun yun. Okay? Alright, so ano po? Naintindihan po natin. So ito, example po natin yung leverage. Gawin po natin example. Teka lang po ha. Let me change my screen. Stop share. I-example po natin. Wait lang. Ayan. Ay, sorry. Ano pala to? Sorry. Ano pala yun? Stop share. Hindi pala yun. Naguyo din ako ng screenshot ko. Wait lang. Ayan, malinaw po. Nakikita? Ayan. Nakikita niyo na po? Ayan, nakikita na. So, ito po yung MT4, no?
para makita po natin yes, yung, okay, nakita natin yung MT4. So ito po, we have a $10,000 balance. Okay? So papakita natin yung use ng leverage. I remember this one is 400 yung leverage na ginawa ko. Okay? So subukan natin kung anong use ng leverage. Halimbawa po, ang iti-trade po natin is gawin natin one lot. Okay. Ang iti-trade natin is Euro-USD. Ang contract price po ng Euro-USD is, right-click lang natin, no? Makikita nyo yung specification. I-click nyo po yan. Makikita nyo yung contract price or contract size, sorry, ng Euro-USD is 100,000. So since 100,000 yung contract size niya, eh since $10,000 lang yung pera natin, sa tingin nyo ba kaya nating i-trade yung Euro-USD? Diba hindi? Since dun sa ating account, no? Based dun sa ating account. So ang gagawin natin, meron tayong leverage na kukunin. So and I still remember this is 1:400, no. So subukan po natin yung trade natin dito. So 1 USD natin is 1. Ita times po natin siya sa 100. Kasi 100,000 yung contract price natin, no? Ayan. So, ilan siya? Ilan po yung price ng buy natin? Ito, 1.086. Ang baba na pala, no? No? Times 1.086 equals. Ilan po yan? Anyone? Anybody? Who can answer? Ilan po yung price? Ilan yung account? Ilan yung amount? Ayan. Sakto po ba yan, sir? Times 1.086 33. So 108,633. Ayan. Tama si Ma'am Lolita. Bigyan natin ng 5 points. Ayan. 108,633. So, in this sense, guys, hindi natin kayang i-trade yung one unit or one lot ng Euro-USD is because ang presyo ng ang capital natin is only 10,000. Okay, since meron tayong leverage na 400, i-divide mo yan sa 400. So, ang lalabas, ilan? Divided by 400. So, magkano na lang? 271. May sumagot ba? Wala pala. Hindi pala ako nagbigay. So, sige nga. 271. Ayan. Si Sir Christian bigyan ng 5 points yan. 271.58. So, yan na po yung iti-trade natin. Sa tingin nyo, kaya na nating i-trade? Pasok na ba siya sa balance natin? Pasok na? Tama na ba yung ating... Pwede na ba tayo mag-trade ng Euro-USD having this amount? Pwede na, di ba? Kasi nagkaroon tayo ng leverage na 400. So sige, subukan po natin ha. Ayoko muna alisin yung ating drawing dyan. So sa one lot, magbabay po tayo. Gumagalaw po kasi yung account. So hindi natin makukuha yung sakto, no? So i-close ko lang muna ha. Close ko lang muna siya. So ipipindutin po natin. Tingnan natin, alam ko 400 yung leverage eh. Kasi dalawang ginawa ko, 100 and 400. So kapag 400 po yung nilagay natin, so ang lalabas po dapat na margin lang natin is 2 point something. Teka, ito, 271.58. Yan, okay? So since moving siya, so might not be the same as meron tayo dito. So I'll click na po yung buy ha. Check niyo po. Ay, sorry. Since bago pa lang po yung account, meron po mga disclaimer na ganito. Explain ko po bukas kung bakit may ganito, ha? Accept lang muna natin. Okay? So, i-click ko na po. Ayan. Ano ang lumabas sa ilalim? Ayan. Asa na sa ilalim? So, margin. Sorry, nasa 100 tayo. Ulit pagka... Ulitin natin ha, nasa ibang demo account pala itong na-pull up ko. So, i-divide nga natin guys, 108.06.108633 divided by 100. 1086.33. So, nasa 100 po yung leverage na gumagana sa atin ngayon. So, that's why baguhin natin to.
dinit lang natin yung ano natin, yung ginawa nating drawings. Ayan. Clear natin. Ayan. So, ulitin natin, no, para po for the benefit ng ating computation na meron tayo ngayon sa account. So, yung 1 natin, 1 lot, tinimes natin sa 100,000. Tama? Tapos, tinimes po natin siya sa price na meron tayo kanina is 1 point something. Teka, 1.86. Ayan. Parang hindi gumagalaw, ano? 1.8642. Ayan. Then, equals natin sa 1 times 100 times 1.8642. So 186,420 divided by 100. So ang lumabas po natin is 1,864.20. So yan po yung lumabas na margin natin dito sa baba. Ito, nakikita nyo po. Although 49 po ito kasi nga gumagalaw yung presyo, hindi talaga natin yan masasakto. So, over 100. So, isipin nyo na lang guys. Kanina, di ba, nagkamali ako, sorry. Kasi akala ko 400 yung leverage na meron tayo. But it's only 100. So, sa 100, isipin nyo kung 400 yung leverage nyo, 271 lang ang kukunin nyo sa capital ninyo or sa balance ninyo para mag-trade kayo ng account. So, ibig sabihin, the higher the leverage, the smaller the what? The margin na pwede nyong gamitin. So quick lang to ha, saka na natin didiscuss. Yung balance, ang ibig sabihin ng balance is capital or amount before trading. Okay? Again, ang balance is amount or of capital before trading. Then yung equity po ninyo, ito po yung equity or money right now. Ngayon, nabawasan na siya, di ba? Kasi nga, ayan, kumikita tayo guys. Ayan o, kaya nadagdagan tayo. So, ito yung amount mo na current amount plus or minus the trades mo. Since pinagbibigyan tayo ng market, kumikita po tayo. Okay? And then yung margin, ito guys, ito yung itinaya o itin-trade mo sa account mo. Then free margin, ito yung total amount na meron ka na pwede mo pang itrade. Then margin level percentage guys, ito yung total exposure ninyo sa market. Ay, so yung ito yung natitirang expose, pwede nyong expose sa market. Okay? Malinaw po ba? So ito, halimbawa, ayan, ang bait ng market, pinagbibigyan tayo. Pag kinlows ko yan, guys, automatic profit na yan. Okay? Malinaw po? Malinaw? Malinaw ba yung ating naiintindihan? Ayan. So tama po, Sir Alvin. 1,8620. Ayan. So, naiintindihan natin how leverage works, guys. Ha? Hindi yan dinadagdag sa account ninyo. Binibigyan lang kayo ng capacity to trade more. Okay? So close ko to, pag kinlose ko po itong ano, kinlose ko po itong $24.28 automatic profit, nakikita nyo na add na po siya dito. Ayan na po yung new balance natin. Okay? Ang maganda lang sa lot size guys na 1, automatic $1 yung equivalent nun pagka 1 lot ang tinrade nyo. So syempre, yung 1 lot size, hindi nyo pwedeng basta itrade yan dahil, of course, it requires a bigger capital. Okay? Makita niyan. Siguro sa GC, sa Senko or anyone could send or give you the risk management chart. Yung free margin, yun po yung amount na pwede nyo pa pong itrade. Free margin. Ayun, sa account po natin. Yun po yung natitirang amount dun sa account ninyo. Okay? Malinaw po. Babalik po tayo dun sa slide natin. Malinaw po yung leverage kasi mas madali siyang i-illustrate kaysa ikwento. Tama po? Okay, sige po. I-close ko na so babalik tayo dun sa share natin, sa ano natin, presentation natin. Ayan, so balik tayo dito. Ayan, so guys, kanina nakikita na ulit yung screen, sorry. Dire-diretso na naman ako. Nakikita na yung screen. Ayan. So sabi ko kanina guys, di ba sa stock market kasi yes, walang leverage.
Walang leverage. So pagka nag 1:1 ka, kung ititrade mo yung 1 euro US dollar, ang since walang leverage ang stock market, ang requirement mo para i-trade yung contract size na 100 is times 100 USD, automatic ang requirement mo, capital requirement mo is 100. So since dito sa kabilang side sa forex to stock market, sa forex, since meron kang leverage na 100, so yung 100 na contract size mo, 100,000 times 1 USD, dapat 100,000 kagad din ang gagamitin mong capital, di ba? Since may leverage ka, 1,000 ang requirement mo. That's the difference from stock market and forex market. So since dito sa 1,000, ang 1:1 yung lot size, dahil nga 100,000 yan, so kung 0.10 yan, that's $10,000. But since may 0.01, that's micro lot, so 1,000 lang yung pwede mong requirement na iti-trade. So dahil doon, malaki yung chance mo na pwede ka pang mag-add ng additional trades mo. So that's the difference or effects of leverage. Malinaw po? Mas naintindihan na po natin kasi based on, ginawa lang natin example yung ano, yung stock market saka forex trading. Okay? Forex market. Okay, so sabi ko nga po kanina, the good thing about forex market, forex trading, sorry, it's an open book. You know what I know what you know. Kasi it's open. You can see and you can read it to babypips.com. Ito po sa mga beginners, I suggest po, go to babypips.com. May mga courses po yan. Mas madali niyo pong maintindihan. Then Daily FX, My FX Book, and FX Street. Marami po online na mga videos and mga tips na makikita ninyo. Hanap po kayo ng mga speakers na pwedeng makatulong sa inyo, and at the same time alam ko maiintindihan niyo kung saan po, depende sa facing, no, depende kasi dun sa makukuha niyong speaker or makukuha niyong mentor. Doon po sa GC namin, pinagmamalaki ko po na pare-pareho po na bago, pero of course sila-sila rin po nagtuturo sila at the same time sa, based doon sa experience nila. Okay? So pwede po kayo mag-join. Message nyo lang po si Ma'am Kat. Ma'am Kat, paki-post doon sa chat box natin yung link ng Facebook mo para okay, makapag-send sila ng message sa'yo. Sa YouTube channels, yes, Sir Daryl, marami po dyan. I cannot give any names or any links kasi talagang ang dami nila. Okay? So kung saan kayo mas magiging komportable, okay lang po yon. Alright, yan po yung FB ni Kat, para po ni Ma'am Kat, para po ma-add nyo siya sa Facebook or ma-message nyo if you wish to be added sa aming group chat. Or we call it Tickmill Community po. Ayan. So move forward tayo. Why trade forex? Bakit nga ba tayo magte-trade ng forex? Of course, the prices is set by all of the buyers and sellers all over the world on real-time basis. Okay? So, wag niyo na akong tanungin about crypto, guys, ha. Aside from hindi ko po masyadong kilala ang crypto or hindi po ganoon ako ka-well-versed sa crypto, hindi po kasi ako medyo na masyadong wala po kasing basis. Anong ibig kong sabihin? Unlike other currencies, pag bumagba or bumagsak yung price, may basis yan. It's either war or news and current events. Unlike sa crypto, wala po kasing basis. Okay? So, yun po yung paniniwala ko. Ewan ko lang po sa inyo. Okay? Yun lang po. Then, online business, Android phone and laptops is available. Can start a minimal account or capital. Kami po sa Tickmill, $100 po ang aming minimum capital. No middleman, no manipulation. Ibig sabihin, straight po kayong didirekta sa Tickmill na magde-deposit. Hindi nyo po kailangan ng ibang tao to register an account. Alright? It's a 24-hour market. Time flexibility. Of course, sabi ko nga, 24/5. And guys, this is a 100-year-old industry already. Unlike Bitcoin or cryptocurrencies, medyo bago pa lang sila. Okay? So, of course, can help one country's economy. Example natin is Singapore and Malaysia. O yan, decentralized din siya. Ito yung guys, example. Before, ang Singapore and Malaysia, ang ganito po ang kanilang exchange rate. Malaysian ringgit, one Malaysian ringgit is equal to $1.80 ng Singaporean dollar. So ibig sabihin, mas malaki ang value ng Malaysian ringgit kaysa sa Singapore. So nung 1965 yon, pero nung 1971 guys, nag-equal yung price nila. So ibig sabihin, humabol yung Singapore
dito sa Malaysian Ringgit. Nagtayo na sila. And noong 2021, guys, umabot actually ng 3.20 Malaysian Ringgit ang isang Singapore dollar. So, ibig sabihin, nalampasan na ng Singapore ang presyo ng kanilang currency. Bakit? Anyone? Anyone would like to answer bakit? Bakit po? Sige, bigyan natin ng 5 points. Bakit tumaas yung presyo? Any guess? Yes, Sir Renny, tama, economic. Actually, nandun sa question and answer yung ano, naunang sumagot. Kay Sir Roland Tangonan, pakilagyan mo nga ng 5 points, Sir Ma'am Kat. Nandun siya sa question and answer. Tama po, economic improvement po yung answer niya. Ma'am Kat, Roland, teka, ika-copy-paste ko, Roland Tangonan yung pangalan niya. Ito, Roland Tangonan. Ayan, 5 points. Ayan. So, yan po ang pangalan niya. Dinilit ko na. Pero 5 points siya. Because of economic po na nag-improve. Tama po yun. Kasi tumaas po yung investors ng Singapore. Imagine ha, ang Singapore, ano po yan? Mas maliit po siya. 5 times po ng Singapore ang Bataan. So, isipin nyo kung gaano kaliit yun. So, wala pa siyang mga agricultural na products, wala siya kahit ano, more on business lang sila. So meaning, maraming nag-invest, because of that, dumami ang pumasok na pera sa kanila, it's because of course, forex trading. And just to give you an idea guys, high school pa lang yung mga bata doon sa Singapore, nagte-trade na po sila. Ayan. Meron pong sinabi dito. Hello, Ma'am Rosalie. Just want to ask your insights sa forex industry regarding sa mga international news ngayon, especially sa bank closures, possible BRICS news currency, new currency, China's yuan, the new trade currency for oil, decline of US dollar, homogeny, possibility of World War III, etc. So basically, can forex industry still be sustainable business sa mga nangyayari ngayon up to the next couple of years? Very good question, Sir Eusebio, and I appreciate kasi ipopost ko po ito sa ating chat. Ayan. Yan po yung question ni Sir Eusebio. And it's very, very good question, no? Sasagutin po natin yan. Guys, kasi ganito yan. Ito po is opinion ko lang, ha? And nababasa po natin. Nagkakaisa po ang bawat country, no, China, yung malalaking countries against US. And because of US is just panoorin niyo po yung Robert Kiyosaki na radio station niya on YouTube. Hanapin niyo lang po 'yon. Rich Dad Robert Kiyosaki radio station. Din-explain po niyan exactly Sir Eusebio yung tanong mo. So dahil marami pong countries na nagkakasundo against US and they're eyeing na bumalik ulit sa dati or basics yung magiging exchange of products na tayo. Ayan, parang commodities. They want gold to be on top and ito ang speculations or projection amount. Ano ba ang price? Teka, current price ng gold ngayon para hindi tayo magkamali. I'll check lang guys ha. Ang current price ng gold as of today is 1975.73. Yan yung presyo currently. Ayan, ang galing ni Sir Joshua. 1975.66. And they're looking or projecting gold to be as high as 5,000. Would you believe that? So, ibig sabihin, gold is safe haven for all-time high. So, yun po yun. So, ibig sabihin po, babalik po ulit tayo. And BRICS will be the next one. So, yun po yung based dun sa mga news na napapanood po natin. And hindi po mawawala yung Forex, guys. Kasi meron po sa Forex, andyan po yung CFDs, andyan po yung metal, andyan po yung commodities. So, hindi po siya mawawala. Okay? Kung magkakaroon man po ng ganun, it will take some time and fiat po yung mawawala. But still, it's a Forex trading since currency siya, no? So, mapapalitan po yan. Depende po dun sa magiging result dun sa mga news natin. But still, the broker will catch up. Iba-iba po yung pinapasok nila. That's why nagbo-boom po yung commodities and CFDs natin.
Okay, I hope nasagot ko po yung question mo, Sir Eusebio, but still, please go and check po yung Robert Kiyosaki na YouTube, Rich Dad Radio Station. Andyan po lahat ng tanong mo. Actually, diniscuss po niya yan kahapon nung napanood ko ulit siya. Alright guys, so hingi po ako ng copy ng meeting. Salamat po. Ito po yung email ad ko. Ah, ito pong webinar. Sige po, just leave mamaya po pagkatapos natin. So balik tayo. Balik tayo dun sa ating, what they call this? Ito. So yung reason kung bakit tumataas ang economy, isang rin yung forex trading. Yung mga estudyante sa kanila guys, high school pa lang marunong mag-trade. So yung sa akin din po, actually yung anak ko po nag-start mag-trade 12 years old. Ayan. Hindi ko po sila tinuruan, masyado lang silang marites. Nakikinood lang po siya during those times. So natuto po sila. Okay? So, ito yung one common mistake. I want you guys to understand this. This is a very, very basic, guys, pero I want you to understand. Okay, understanding currency pairs. Dalawa pairs po kasi, or pairs, by pairs po tinitrade ang currencies. Usually po, ang let's say tinitrade natin, laging binibigay natin ng pansin yung base. Ito po, that's why it calls base currency. This one is called currency. Pag sinabing base currency, laging 1 po ang price nito. 1 euro is equal to 1 point something USD. Dahil laging mas mataas, laging 1. Ito ang base. Okay? Laging nasa left, laging base currency po yan. Yan po ay laging 1. Okay? Ang value niya. Para hindi po kayo malimutan, para hindi nyo po malimutan. Then of course, yung lagi niyang ka-partner, code currency ang tawag doon, which is mas maliit po yung price nito or yung amount nito kesa dito sa kabila. Okay, sabi ko nga, currencies are always traded in pairs. So halimbawa, nag-buy ka ng euro. Halimbawa guys, question, tataas ang USD. Asa na ba yun? Chat natin. Tataas ang USD. Anong gagawin mong trade? Sa Euro USD, tataas ang USD. Sige nga, mauna. Tataas ang USD. O magte-trade ako ng USD, ayun. Number one si Sir Joshua, tama 'yan. 5 points. Ayan. 5 points si Sir Joshua, tapos yung mga susunod 3 to 1 na. Tama po. Since tataas ang USD, andito ang pera mo, magba-buy ka ng USD. So buy ang mangyayari? Ay mali, sorry. Dapat sell, tama si Sir Raymond at saka si Sir Rene. Since mataas ang USD, magsisell ka ng Euro USD. Bakit? Kasi pagka nakasell ka sa Euro USD, automatic nakabuy ka sa USD. Sorry po kanina ha, yon. Tama po sila. Tama po si Sir Raymond at saka si Sir Rene at saka si Sir Alvin. So 5-3-1. So again, pagka magbabay, pagka USD is mataas or tataas ang projection niya or mag-uptrend, automatic sell the euro and buy the USD. Paano kung tataas ang euro at babagsak ang US? Pagpatagay mong tataas ang euro, that's the time na magbabay ka ng euro, magsisell ka ng USD. Bakit? Kasi yung pera mo, nasaan, kung saan ka bumibili. So, when you buy euro USD, andito yung pera mo. When you buy USD, andito. When you sell euro USD, nasa USD yung pera mo. Ganun po yon. Okay? Malinaw po. Huwag kayo malilito ha. Pagka kung ano yung ititrade nyo, kung ano yung sa tingin nyo yung tataas, buy kayo. Pero kung nasa code siya, automatic sell yun on the right side. Kasi again, dito kayo parati sa base currency nagpa-pattern ng trades nyo. Okay, malinaw po. Malapit na tayong matapos. Kasi 5 minutes na lang. Okay, major currencies guys, sinabi ko na kanina, lahat yan ay major currencies. 8 major currencies. Pag sinabing 8 major currencies, lahat yan is pag sama-sama nyo, Euro USD, USD JPY, GBP USD, as long as ang base ninyo is nasa kaliwa, laging 1. Okay? Pag sinabing minor currencies guys, tanggalin nyo yung US, pag sama-samahin nyo yan. Yon ang minor currencies. Okay, pagwawala dyan, exotic na yon. Yes, we do have exotic. So you have also to you should be also familiar dun sa mga nicknames ng currencies. Ito siya, ito po yan. Kasi may mga news or dun kayo pupunta sa mga FX, forex trading talaga na mga website or ng mga
suggestions po nila or signals, ito po ang ginagamit nila sa investing.com, sa Daily FX, no? Ito kagad yung ginagamit na use at saka nag-i-explain yung mga yon. Ito ang nickname ang ginagamit. Hindi po sila gumagamit nito. Okay? So, ano additional ano lang po yan? Tip and ano, info. Okay? Then, ano ba yung risk management natin? Of course, how to minimize the risk and earn more? Siyempre, risk management enables you to implement a set of rules and measures to ensure any negative impact of a forex trade is manageable. So, siyempre, yan ang meaning ng risk management. Number one, understand and study the forex market. Get a grasp on leverage. Katulad kanina, binigay ko po yung example, pero pwede po kayong mag-practice using demo account. Build a good trading plan. Ayan, napaka-importante itong trading plan. Set a risk-reward ratio, RRR po kung tawagin nila yan. And i-discuss po natin yan during the advanced training, okay? Buy stop or sell stop and limits. Ayan po, meron po yan. When we go ahead po sa ating pag-aaral, ma-encounter po natin yung stop and limits po. Okay? Then, handle your emotions. Number one yan. Keep an eye on news and events. Ito na po. Ito na po yung fundamentals natin, news and events. Then start with a demo account, guys. So, free naman yung demo account. Just go to tickmill.com. Then sa website, nakikita nyo po, click nyo lang yung demo account. Automatic po, makakapag-register kayo. Just key in or type in your name, email address, phone number, and what kind of capital ng requirement na gusto niyo, what kind of account, classic, pro, or VIP, and USD account po, normally ang ginagamit natin. Standard po yan when it comes to demo account. Then of course, another tip guys, ito po, reminder po ito sa lahat. Trade only what you can afford to lose. This is very important reminder. If trading forex will change your lifestyle, or losing money na ginamit niyo sa forex, please don't try or wag nyo nang gawin. Kasi extra money or as much as possible, something that you can at least use as an investment. Okay? Wag po tayong gagamit ng talagang sweldo and then ito na nga, sabi ko nga magbabago yung lifestyle nyo because of after losing money. No. Okay? Wag na po nating ituloy. Alright? That's why we have to try and study with a demo account. Then kapag confident enough, that's the only time we encourage you to register or to deposit live account. Okay? Para sa live account ninyo. Okay. So, ayan. Natapos pala tayo. Thank you. Teka. Stop ko na yung aking share. Ayan. So, guys, question. Malinaw po ba? May natutunan ba tayo? May question tayo. Thank you, ma'am, sa response. Ask ko na lang kung nagbibigay din po ba kayo ng free daily or weekly signals or analysis ng market. Sir Eusebio, actually, I personally don't give signals. Pero doon sa GC po namin or sa community na na-create po namin, sila-sila po nag-aaral, sila-sila po nagbibigay ng signals, and of course, trade at your own risk. Hi Sir John, hi Sir, hi Ma'am Lynn, ayan, buti po umaten kayo. Ayan, actually sina Sir John at saka si Ma'am Lynn, sila po yung aming guest yesterday sa seminar namin. Thank you for attending po. And I hope you guys learned from the webinar natin tonight. And I hope you will attend on Wednesday kasi ano po yun, madi-discuss natin yung platform. Ayan, huwag niyo po sanang ma-miss, lalo na dun sa mga bago na nag-start. I hope na maka-attend kayo. 6 o'clock to 8 o'clock din ulit yon. And guys, thank you po. Thank you so much for attending. And guys, again, the reminder, if you would like to have a copy of this webinar or the video, yung recording, please leave your email addresses so we could send you a copy. Pero please make a note na gusto nyo nung copy, ha? Kasi nadala na po ako na nag-send ako sa lahat ng attendees, then naka-receive ako ng reply na, you're invading my privacy. That's why, if you wish to have this video, ayan, so much Ma'am Rosalie Galvez. You're welcome po, Ma'am Lolita. Thank you so much, guys. And ito lang, makikisuyo lang ako. If you have time, ayan, punta naman po kayo sa Trustpilot. Pakicheck mo nga, Ma'am Kat, yung link sa Trustpilot. Then paki-post mo sa chat box para
para makapag-comment naman kayo yung experience niyo sa TICMIL seminars natin para makontinue po natin yung free webinars ng TICMIL. Ayan, wala ba tayong questions? Wala tayong questions. Teka, may mga chat pa dito. Ayan, may question. Ayan. Sir Roland, pakilagay nga sa ano sa teka nga, ilalagay ko na nga sa chat. Ako na nga maglalagay sa chat box. Wait lang. Ayan, guys. Ayan, Ma'am Kat, pakicheck mo yung lahat ng mga may bibigay po ba silang certificate? Yes, we give certificate po after po ng seminar natin. Pag natapos niyo po yung seven na webinar. Ayan. Bibigay po kami. Legit po yan, ano, permado po namin at saka ng speaker natin. Demo challenge. Yes, of course, we have demo challenge especially to those who are new. After po ng webinar, automatic yan. Lagi po yan after para may apply nyo naman yung lahat ng natutunan nyo sa webinar natin. Okay? Any more questions before we end the webinar? May certificate? Yes po, meron. Where we can send our emails po? Emails. Ah, rosalie.s@tikmil.com. If you wish to, ano po, if you wish to ask for the webinar videos, recordings po, just leave your email addresses. Kukunin po yan ni Ma'am Kat. Hope po I will be receiving links in all. Yeah, opo, Ma'am Lolita, basta mag-leave lang po kayo ng email address nyo and then lahat po ng ano webinars natin will be recorded and we can send it to you para po meron kayong marireview. Ayan. San po kayo makontakt? May email address po ako, rosalie.s@tikmil.com. Ma'am Kat, pakicheck mo nga yung FB ko. Pakilagay mo na din yung link dyan. Ayan, iiwan po namin, Sir Daryl, yung aking FB account para makasend kayo ng message direct na po sa akin. Okay. Ayan, yan po ang aking Facebook. Paki-message na lang po ako. Ayan, so I hope you guys learned a lot. No, or kung hindi naman learned a lot, at least learn something tonight. Okay, so yan po. Thank you very much din for attending. So guys, before you leave, please join me to end the meeting with a prayer. All right, Father God, we thank you for this wonderful night and hope na may natutunan po ang lahat ng umattend. And at the same time, Lord, we pray na ma-share din po nila ang blessings and opportunity to other people, to their families, and makasama ko rin sila sa aming vision na to have one successful forex traders per household po. And Lord, please guide them and please give them wisdom and knowledge in everyday sa paglalo na po sa pakikinig at pag-aaral ng forex trading. We give you back all the praises and glory in Jesus name we pray. Amen. Ayan, maraming salamat po sa pag-attend. Kain na po kayo ng dinner doon sa mga hindi pa kumakain. Kasama na ako doon. Ayan, Sir John and Sir Ed, Ma'am Edwin, thank you so much for attending. Sir Ian, thank you po. Doon sa mga umattend po na from yesterday's seminar, thank you so much and see you again on Wednesday. Ayan. So you know the drill, Ma'am Kat. Hindi po kami nagko-close ng Zoom agad kasi kinukuha po namin lahat ng chat natin. Then once na nakuha na po namin, saka lang po namin ko-close. Thank you so much. See you again on Wednesday. Same time, same channel. Okay na, Ma'am Kat? Doon po sa gusto mag-iwan ng ano yon? Lahat na po ba ito, Ma'am? Yeah, email address, habol lang po. Or hindi, kung hindi po nahabol, paki-message na lang si Ma'am Kat. Or ako, pwede rin naman po. See you soon, Sir Alvin. Ayan. Okay na, ma'am. Ano ko na po, control. Okay na. So guys, see you again and hope you enjoyed your night. Ayan, may humabol pa, ma'am. Okay, pagbibigyan natin yan, ma'am. Pakidagdag na lang. Ang isipag pa naman mag-ano ni Sir Joshua. Ayan. Okay, guys. So again, thank you so much. See you again on Wednesday. Same time. Bye-bye. God bless po. Bye-bye po. Bye-bye.